Kabanata 4231. Nang marinig ito ni Tasha, nagtanong si Sarah, ano? Mayroon bang espesyal tungkol sa charity fund na ito? Of course, meron, nakangiting sabi ni Tasha. Ang pondong ito ay nakatuon upang matulungan ang mga ulila ng North American Chinese, upang malutas ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At para masuportahan din ang kanilang pag-aaral hanggang sa makapasok sila sa lipunan at magkaroon ng matatag na kita. Narinig ito ni Sarah, ang ekspresyon ay nagkaroon ng kaunting pagbabago, paulit-ulit na tumango, puno ng kaseryosohan, at bamulong. Kaya ito ay partikular na iligtas ang mga ulila iyon ay talagang makabuluhan. Tulungan mo akong makita ang oras ko sa gabing iyon, kung maginhawa, pupunta ako upang dumalo. Sinaksak ni Tasha ang kanyang bibig, sadyang tinutukso siya, tingnan mo, dahil lang sa ulila si Charlie. Kaya't ang Charity Act ng pagliligtas sa mga ulila ay walang katapusan na nakataas sa iyong paningin. Namula si Sarah at nagmamadaling sinabi, hindi iyan ang ibig kong sabihin, huwag kang magsalita ng kalokohan. Bamantong hininga si Tasha, hindi ako nagsasalita ng walang kaparirakan, iyon ang iniisip mo. Panik na sabi ni Sarah, oops, hindi ko talaga sinasadya, ako lang. Umiti si Tasha at tinanong siya, bakit nauutol, sabi mo, ano ito? Nauutol si Sarah ng kalahating araw bago tumawid ang puso, puting tingin ni Tasha, sinabi. Tama ka, nagbibigay lang ako ng kawang gawa upang iligtas ang mga ulila ng mataas na pagpapahalaga. Ito ang pagmamahal na mas nararamdaman ko. Anong masama doon? Wala akong pagkakataon na bumalik at bumawi sa kanyang pagkabata. Ngunit kaya ko pa rin makabawi sa pagkabata ng ibang mga ulila. Para makapagpaliwanag ako sa sarili ko, ikaw masamang babae, hindi mo ba ako pinipilit na aminin? Hindi ko ba kayang aminin? Natuwa si Tasha sa kanyang seryosong tingin, humahadjejek, at nagmamadaling sinabi. Okay lang kung aminin mo, kahit na hindi ako makiramay sa iyong nararamdaman. Ngunit naiintindihan ko pa rin sa isang tiyak na lawak, kaya't sinabi ko. Hayaan mong maunawaan mo muna ang layunin ng charity fund na ito, at pagkatapos ay gumawa ng desisyon. Sinabi ni Tasha, ngunit Sarah, hindi ka palaging magiging tanga, tahimik lamang na nagbibigay. Pumayag kang lumahok sa charity dinner na ito, hindi lang para tulungan ang mga ulila na mag-ambag. Pero para ipaalam din kay Charlie na gusto mo siya, dahil sa pag-ibig ng iyong buhay at gawin mo ang lahat ng ito. Awkward na hinaplos ni Sarah ang mahabang buhok sa pagitan ng kanyang mga templo at bamulong. Hindi na kailangan, hindi ko hinahanap si Charlie para i-claim ang credit. Hinampos ni Tasha ang kanyang hita sa galit at tinanong siya, Sarah, gusto mo pa ba siyang pakasalan? Nagulat si Sarah sa kanya at walang kamalay-malay na sinabi, oo, syempre ginagawa ko. Pinaikot ni Tasha ang isang kamay sa kanyang hita, galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, kung gusto mo talaga siyang pakasalan, simula ngayon, itigil mo na ang pagiging isang malaking tanga na nagbabayad lang ng tahimik sa likod ng mga eksena. Mula ngayon, lahat ng gagawin mo para sa kanya, dapat ipaalam mo sa kanya, kung hindi, gumagawa ka lang ng walang kwentang trabaho. Nang sabihin iyon, pinandilatan siya ni Tasha at nagtanong, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng walang kwentang trabaho? Nagulat si Sarah sa kanyang aura, nauutol, at sinabing, alam ko. Tinanong siya ni Tasha na parang isang guru na nagtatanong sa isang mahirap na estudyante. Halika, sabihin mo sa akin, paano mo naiintindihan ang salitang walang kwentang trabaho? Bamulong si Sarah, paano ko pa maiintindihan ito, hindi ba ang physics ng hindi epektibong trabaho? Ibig sabihin, ang gawain ginawa ay hindi nakakamit ang ninanais na pagbabago. Ikinumpas ni Tasha ang kanyang kamay, nag-aaral ako ng sining, hindi mo kailangang gawin sa akin kung ano ang itinakda ng pisika. Sasabihin ko sa iyo sa paraang madaling maunawaan at ipapaliwanag sa iyo ang tinatawag na walang kwentang gawain. Sabi, umupo siya ng tuwid, napakaseryoso, at sinabi kay Sarah. Sabi ko walang kwentang trabaho, ay isang taong nakatayo sa tuktok ng Mount Everest. Tumayo ka sa paanan ng bundok na sumisigaw sa tuktok ng iyong boses. Kahit sumigaw ka man, sumigaw ka ng 70, hindi pa rin niya maririnig ang sinasabi mo.
Kabanata 4232. Ipinagpatuloy ni Tasha ang kanyang paliwanag, sa iyo, ang iyong Charlie ay hindi nagpasya na pakasalan ka, at ikaw ay narito upang walang gawin. Pagkalipas ng 3 taon, ang kanyang mga iniisip ay dapat na eksaktong kapareho ng ngayon. Hindi pa rin sila nagpasya na pakasalan ka, kapag ginawa mo na. Ano ang gagawin mo? Hintayin mo siya ng 1 pang 3 taon, gumawa ng panibagong 3 taon ng walang kwentang trabaho. Nang marinig ito, agad na naging kasing putla ng papel ang mukha ni Sarah. Natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Tasha. Bukod dito, agad niyang napagtanto na ayos lang ang sinabi niya. Sa pag-iisip nito, mapagpakumbabo siyang humingi ng payo kay Tasha. Tasha, turuan mo ako, paano ko mababago ang status quo ng paggawa ng walang kwentang trabaho ngayon? Agad na sinabi ni Tasha, tingnan ang mga berdeng tsaa na iyon sa internet. Bakit tatawagin green tea? Ito ay dahil hindi lamang sila gumagawa ng walang kwentang trabaho, at hindi gagawa ng maraming trabaho. Ngunit makuha lamang ang mga resulta na gusto nila, marahil siya ay may isang bagay sa kanyang mga kamay na hindi niya gusto. Handa nang itapon, ngunit kapag nalaman niyang gusto mo ito, sasabihin niya sa iyo kung gaano niya gusto ang bagay na ito. Gaano kahalaga ito sa kanya, kung gaano siya hindi maaaring sumuko kung ibibigay niya ito sa iyo. Sinabi ni Tasha, siyempre, hindi kita hinihimok na maging ganitong uri ng babae. Ngunit dapat ay ipaalam mo kay Charlie kung ano talaga at tunay mong ibinigay para sa kanya. Kunin ang charity dinner na ito, sa sandaling narinig mong ipinakilala ko ito sa iyo, na nagsasabi na ito ay isang charity fund upang matulungan ang mga ulila. Kaagad kang nagpasya na pumunta, ito ay masyadong hanggal, sinasabi ko sa iyo. Ang bagay na ito, pumunta ka o hindi, mayroon lamang isang premise, alam mo ba kung ano ito? Napailing si Sarah na may pagtataka. Bamantong hininga si Tasha at galit na sinabi, gogo ka. Ang kailangan lang ay pumunta si Charlie. At saka ka lang pupunta. Hindi pupunta si Charlie, hindi mo kailangang pumunta. Ginagawa mo ito, bahagyang para sa kawanggawa, isang bahagi para kay Charlie, kung para lamang sa kawanggawa, tulad ng sinabi mo noon. Ang pagbibigay ng 1,000,000 dolyar ay napakabukas na, bakit kailangan mong personal na pumunta sa paglalakbay? Maliban na lang kung willing si Charlie na samahan ka. Ha? Nagtatakang tanong ni Sarah, samahan mo ako ni Charlie. Oo. Sabi ni Tasha na may matigas na mukha, sa New York ang charity dinner, di ba sa Providence siya? Napakalapit sa iyo, 3 oras na biyahe lang ang layo, kaya bakit hindi ka niya samahan sa charity dinner na ito? Sa ganitong paraan, hindi lamang upang makilala ang iyong mahal sa buhay kundi upang ipaalam din sa kanya ang iyong nararamdaman. At upang lumikha din ng 1 pagkakataon para sa inyong dalawa na magkaroon ng intimate contact, 3 ibon na may 1 bato. Hindi ito epektibo sa paggawa ng trabaho. At mahusay na trabaho. Napakahusay ng trabaho. Sa pagsasalita tungkol dito, tinapik ni Tasha ang kanyang dibdib at napabulalas, Tasha, medyo henyo ka talaga. Pinakinggan din ito ni Sarah nang may maningning na mga mata, tuwang-tuwang sinabi. Nako, Tasha tama ka. Maliban doon, kahit papaano ay mapapunta ko si Charlie sa New York para makipagkita sa akin. Ito ay perpekto. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Tasha at may emosyong sinabi. Tasha, ikaw talaga ang babaeng zug ko. Halika, bigyan kita ng S, gusto kong ibigay sa iyo ang aking unang K.S. Umiwas si Tasha habang nagkukunwaring naiinis. Teka lang, hindi mo ba inilaan ang iyong unang K.S. sa iyong Charlie? Nahihiyang sabi ni Sarah, K.S. ko ang mukha ni Charlie, wala namang kwenta, di ba? Tasha skimmed, you know what, K.S.ing the face is also useless. Next time wag K.S. ang mukha, diretso K.S. ang lips. Dahil sa inspirasyon ni Tasha, bumalik si Sarah sa kanyang single lounge na mag-isa dala ang kanyang telepono. Pagkapasok na pagkapasok niya sa lounge ay agad siyang nag-voice call kay Charlie. Kabanata 4233. Sa sandaling ito, si Charlie ay nakahiga sa tamad na sofa sa hotel at naiinip. Pumasok na sa klase ang asawa niya, kaya mag-isa lang siya sa hotel na walang magawa, bored out of his mind.
Ang mga tao ni Joseph ay sunod-sunod na dumating sa New York. Ngunit hindi pa rin nakakita ng anumang mga pahiwatig na may kaugnayan kay Jesse, dumating ang batang ito sa New York. Para bang maglalaho, agad na nawala ng walang bakas ni isang amoy na naiwan. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Sarah na gumagawa ng boses, pinindot niya ang connect button sa unang pagkakataon. Sa kabilang panig ng telepono ay agad na dumating ang matamis na boses ni Sarah. "Charlie, busy ka ba?" "Hindi," iniunat ni Charlie ang kanyang likod at tumawa. "Tinatamad ako, ano bang nangyayari? May mali ba?" sabi ni Sarah sa medyo mapang-akit na tono. "Ito ang kaso, Charlie, hindi ako pupunta sa Estados Unidos sa lalong madaling panahon. Nagkataon na may charity dinner ang Chinese Chamber of Commerce sa New York at gusto akong imbitahan na dumalo." "Charity dinner ah," hindi rin masyadong nag-isip si Charlie, nakangiting sabi. "Kung mayroon kang oras upang pumunta ito ay mahusay, ngunit kung wala kang oras o masyadong pagod, maaari ka ring makahanap ng isang dahilan upang magalang na tanggihan." Si Sarah ay abala sa pagsasabing, "Sa totoo lang, gusto kong pumunta dahil napakamakabuluhan ng tema ng charity dinner na ito. Ito ay itinatag para sa mga in-chic na ulila sa North America." "Oh," tumawa si Charlie, mukhang makabuluhan. "Ngunit dapat mo ring isaalang-alang ang iyong aktual na sitwasyon at huwag magdagdag ng labis na pasanin sa iyong sarili." Ang boses ni Sarah ay agad na ilang puntos na mas maliit at nahihiyang sinabi niya. "Charlie, tinatawagan talaga kita para tanungin kung may oras ka para samahan ako sa 11. Anyway, hindi ka malayo sa New York." Nang marinig ni Charlie ang kahilingan ni Sarah, ang una niyang naisip ay magalang na tanggihan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malaking bituin, at ang hapunan ng kawanggawa ay isang pampublikong okasyon. Kaya kung sasamahan niya ito, hindi maiiwasang mauwi sa media reports at speculation na maaaring dagdagan ang hindi kinakailangang problema. Mukhang nahulaan din ni Sarah kung ano ang inaalala ni Charlie, kaya dali-dali niyang sinabi. "Charlie, kung nag-aalala ka tungkol sa pagkakalantad sa media, maaari kong makipag-usap sa organizer at hilingin sa kanila na huwag mag-imbita ng anumang media sa site." Nag-aalangan pa si Charlie, natatawang sabi ni Sarah. "Charlie, samahan mo lang ako doon, kung nag-aalala ka sa sobrang tagal. Kung gayon maaari akong magpaayos ng isang helicopter para sa iyo, lumipad mula sa iyong lugar patungo sa New York. Sapat na ang isang oras, 2 oras lang ang round trip, kasama ang pagdalo sa charity dinner. Kailangan mo lang maglaan ng kabuoang 4 oras para sa akin, hindi ito maantala ng anuman, okay?" Sa oras na ito, medyo maluwag ang puso ni Charlie, sa oras na ito. Biglang naalala ng kanyang isipan na pagkatapos ng pagkawala ni Jesse sa New York. Ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam, ang kaligtasan ni Sarah ay hindi maiwasang magkaroon ng ilang mga alalahanin. Pagkatapos mag-isip, sinabi niya, "Sige, sasamahan kita pagdating ng panahon." Nang marinig ito ni Sarah, agad siyang tuwang-tuwa. "Malaki, salamat, Charlie, mahal kita." Walang magawang sinabi ni Charlie, "Maliit na bagay lang, hindi na kailangang magpasalamat sa akin." Pagkasabi niyan, sinabi niya, "Tama Sarah, tulungan mo akong magtanong. Sa Chinese Chamber of Commerce na ito, walang pamilyar sa pamilyang An. Kung mayroon, kailangan kong magdisguise ng kaunti, para mabawasan ang gulo." Sinabi ni Sarah, "Kung gayon, tatanungin ko ngayon." Kabanata 4234. Hindi nagtagal, nakatanggap si Sarah ng malinaw na tugon mula sa matandang kaibigan ng kanyang ama. Dahil sa impluensya ng pamilyang An sa buong North America, mayroon talagang isang tao sa asosasyon na napakalapit sa pamilyang An. Kung gayon ang lahat ay parang isang bituin para sa buwan na ally sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malayo. Sinusubukang maghanap ng mga kakilala ng pamilyang An sa New York Chinese Chamber of Commerce. Mas mahirap kaysa sa paghahanap ng Messi sa pambansang koponan ng football. Pagkakuha ng balitang ito, wala ring inaalala si Charlie. Gayunpaman, ang hindi mahanap si Jesse ay ginagawa pa rin ang kanyang puso na hindi masyadong secure.
Kaya, partikular siyang tumawag para himukin si Joseph na magpadala ng isang taong lihim na protektahan ang kaligtasan ni Sarah pagkarating niya sa New York. Kuwit-kuwit, sa kabilang kamay. Matapos makumpirma ni Sarah na handa si Charlie na samahan siya sa charity dinner na iyon. Agad niyang ibinalik ang balita sa kabilang partido. Matapos matanggap ang balita, ang presidente ng Chinese Chamber of Commerce, si Brian, ay natuwa ng higit pa. At pagkatapos ay agad ding ipinaalam kay Randall ang magandang balita. Natural na excited si Randall. Hindi niya talaga akalain na ang pain na dinisenyo ni Jesse ay magiging mabisa at madaling dayain si Sarah. Ang numero unong babaeng mang-aawit sa China, sa pagpasok. May tumawag siya kay Jesse sa kanyang pag-aaral, at ang unang sinabi niya nang makilala niya ito ay nasa sabik. Jesse, isa kang fucking henyo. Ang malaking isda ay talagang madaling kumuha ng pain. Bahagyang natigilan si Jesse, at pagkatapos ay nagtanong na may kagyat na tingin sa kanyang mukha. Young Master Fei, pumayag na ba si Sarah na dumalo sa charity dinner? Oo. Tuwang-tuwang sinabi ni Randall, pagkatapos kong sabihin kay Brian ng Chinese Chamber of Commerce ang tungkol sa set ng mga salita na iyong dinisenyo. Nakahanap siya ng magtatanong sa kanya, at agad siyang pumayag. Tumawa si Jesse, G, ang galing. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng higit sa isang linggo para maayos na magdisenyo. At magdisenyo ng maayos, kung paano kumilos kay Sarah pagdating ng panahon. Tumingin si Randall kay Jesse at nagpapasalamat na sinabi, Jesse, ang galing talaga ng utak mo, akala ko sa una ay napakahirap nito. At maaaring mauwi pa sa labanan ng baril sa kalye, ngunit hindi ko akalain na ito ay malulutas ng ganoon kadali. Ikaw, ipinanganak ka para gumawa ng masama. Tumawa si Jesse at mahinhin na sinabi, Young Master Fei, salamat pa rin ito sa inspirasyong ibinigay mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, how dare I have such thoughts about Sarah? Tumawa si Randall, maraming bagay ang ganito, minsan kung ano ang dahilan kung bakit ka pumunta sa susunod na antas. Hindi kinakailangan ang iyong sarili, ngunit isang mas hinihingi na kliyente. Tumango si Jesse at tumango sa gilid, Oo Young Master Fei, ikaw ang pinaka-demanding na kliyente. Ibinibigay sa akin ang pinaka-imposibleng gawain, ngunit tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan kang ibagsak si Sarah ng maayos. Mabuti, tumango si Randall at nakangiting sinabi, simula sa dalawang araw na ito. Dapat mong pag-aralan ang pangkalahatang layout ng Wang Fu Hotel at tingnan kung paano magsisimula sa pinakamataas na rate ng tagumpay. Walang problema. Sabi ni Jesse, Young Master Fei, ibigay mo lang sa akin ang disenyo ng Wang Fu Hotel, pag-aaralan ko ito. Walang iniisip na sinabi ni Randall, tatawag ako ng maghahanda kaagad, may kailangan ka pa ba? Pinag-isipan ito ni Jesse, sinabi, hayaan si Sarah na mahiwagang mawala sa Wang Fu Hotel. Itong uri ng bagay na sa tingin ko ang ninja ay pinakamahusay sa. At ang mga ninja na naglalabas sa kanya, ay magbibigay ng direksyon sa labas ng haka-haka at maaaring ganap na ipagpaliban. Mayroong isang daang benepisyo, kaya ang Young Master na si Fei ay tumawag sa ninja sa New York sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay idadoc ko sa kanila ang lahat ng mga detalye ng aksyon. Kabanata 4,235. Sa loob ng ilang magkakasunod na araw, ang Cataclysmic Front ay nagdeploy ng mahigit 1,000 sundalo sa New York. Ngunit nabigo pa ring mahanap ang kinaroroonan ni Jesse. Nakaramdam ito ng kahihiyan kay Joseph, halos araw-araw na tumawag kay Charlie para humingi ng tawad. Hindi siya sinisi ni Charlie, alam niya na para magkaroon ng mga pahiwatig sa mga ganitong bagay, kailangan ay magkaroon ng kumpletong kadena. Kapag may nawawalang link, kung gusto mong ibalik agad ito, imposible. Hindi banggitin ang Cataclysmic Front, kahit na para sa US National Security Agency. Maraming tao at bagay na hindi mahanap. Si Jesse ay hindi nakilala mula sa New York JFK Airport, pansamantalang hindi mapupunan ng Cataclysmic Front ang bahaging ito ng mga bakanteng pahiwatig. Imposibleng madaling mahanap ang kinaroroonan niya. Sinadya niyang imbestigahan ang lahat ng sasakyan at helicopter na pumasok at umalis sa airport sa loob ng ilang oras pagkatapos ng pagdating ni Jesse sa New York. Alamin ang mga may-ari sa likod nila sa pamamagitan ng mga sasakyang ito, at pagkatapos ay itugma sila kay Jesse ng paisa-isa upang makita kung sino ang nakipag-cross sa kanya.
Ngunit pagkatapos ng paraan na ito ay iminungkahi, ito ay tinanggihan ni Charlie. Ito ay higit sa lahat dahil mas nararamdaman ni Charlie, itong si Jesse, sa New York ay dapat magkaroon ng mas malakas na taga-suporta. Kung hindi, imposibleng mawala ng lubusan ng ganoon na lamang. Sa kasong ito, kung sisimulan ni Joseph na imbestigahan ang transportasyon. Mas lihim man ang imbestigasyon, tiyak na tatama sa mekanismo ng maagang babala ng kabilang partido. Kung saan, tiyak na maaalerto nito ang ahas. Kaya naman, hindi gaanong nababalisa si Charlie sa kinaroroonan ni Jesse. Dahil alam niyang hindi pwedeng magtago ang lalaking ito sa buong buhay niya. Hindi na kailangang maghukay sa lupa para mahanap siya dahil maya-maya ay lalabas din siya. Ngayon ang Cataclysmic Front ay naglagay ng isang mabigat na puwersa sa New York. Kapag nakipagsapalaran si Jesse, siya at ang lahat ng kanyang mga nakatataas at nasasakupan ay mahuhuli sa isang lambat. Bagamat hindi ipinakita ni Jesse ang kanyang mukha, ang kanyang plano na partikular na iniayon para kay Sarah ay nagpapatuloy pa rin sa maayos na paraan. Itong mga nakaraang araw, araw-araw niyang sinusundan si Randall at pumunta sa New York Wang Fu Hotel. Gayunpaman, dahil kasama niya si Randall sa buong panahon, hindi man lang siya nalantad sa publiko. Ang Wang Fu Hotel ay napakalaki na ang ballroom ay may hiwalay na dalawang palapag na gusali na sumasaklaw sa higit sa 10,000 metro kwadrado. Kung saan, ang unang palapag ay ang ballroom at mga pribadong silid. Habang ang ikalawang palapag ay ang kusina sa likod, silid ng kagamitan, at silid pahingahan ng mga kawani. Sa pamamagitan ng field survey ng Wang Fu Hotel, nasa isip na ni Jesse ang napakadetalyadong plano ng aksyon. Matapos siyang dalhin dito ni Randall ng magkasunod na araw, medyo nababalisa din siya sa kanyang puso. Kaya hindi niya naiwasang tanungin siya, "Jesse, may plano ka na ba?" Bahagyang ngumiti si Jesse at sinabi kay Randall, "Young Master Fay, naayos na ang plano." Nagmamadaling hinimok ni Randall, "Bilisan mo, sabihin mo na." Pagkatapos ay sinabi ni Jesse, "Nakagawa na ako ng mataas na presyong impormante mula sa lokal na kumpanya ng seguridad na katuwang ng ahensya ni Sarah. At natutunan mula sa kanya ang tungkol sa kanilang pangunahing paraan ng pagprotekta sa mga pampublikong numero sa araw-araw. At mayroon silang sariling set ng execution manual, na mayroong lahat ng kanilang execution standards. Pati na rin ang mga estratehiya para harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari." Sinabi ni Jesse at nagpatuloy, "Para sa mga kumpanyang pangseguridad na ito sa Estados Unidos, ang gawain ay katulad. Ang pangunahing focus ng mga kumpanyang ito ay upang protektahan ang target na tao na may buong lakas sa labas. Lalo na kapag ang target na tao ay naglalakad, sakay ng kotse na wala sa proseso. Sa prosesong ito, hindi nila iiwan ang kanilang mga kamay kung sakaling may gumawa ng isang pakana. Kung ito ay nasa labas, dapat din sa parehong oras ay nasa pinakamagandang view ng mataas na punto upang ayusin ang mga tagamasid at sniper. Naroon ang real-time na pagsubaybay sa kapaligiran. Gayunpaman, kapag ang target ay nasa loob ng bahay, ang kanilang pagbabantay ay magiging madali." Kabanata 4236. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Jesse, "Kapag ang target ay papunta sa panloob na kapaligiran, ang kanilang pangunahing proseso ay ang pagsasagawa muna ng isang security check sa panloob na kapaligiran upang makita kung mayroong anumang nakakarinig. At mga kagamitan sa paggawa ng pelikula sa silid, upang makita kung mayroong anumang mga panganib sa seguridad. Hanggat sinisigurado nilang ligtas ang kwarto, tutukayan lang nila ang pasukan at labasan ng silid. Nasa pangkalahatan ay ang pinto at mga bintana. Sa pangkalahatan, ang proseso ng kanilang panloob na operasyon ay magkaroon ng isang tao sa labas ng pinto upang bantayan. Ang bahay bukod pa sa kwarto ay babantayan din ng bintana. Kung ito ay isang layer ng silid sa tabi ng bintana, kailangan din nilang ayusin ang mga tao sa labas ng bintana. Ang sitwasyong ito ay magiging napakahirap kung may umatake mula sa labas. Ang bodyguard sa labas ng pinto ang unang magre-react, at malalaman agad ng mga tao sa loob. Kung aatake tayo mula sa bintana, sa unang palapag, kailangan muna nating harapin ang mga bantay sa labas. At sa itaas na palapag, kailangan nating harapin ang mga bantay sa loob ng mga bintana.
Kapag gumawa kami ng hakbang sa mga tao sa labas ng bintana, ang mga tao sa loob ng bintana ay magkakaroon ng sapat na oras upang harapin ito. At kung gagawa tayo ng direkta sa mga tao sa loob ng bintana, ang mga tao sa labas ng pinto ay din ang unang papasok para sa suporta. Kaya, mas mabuti kung maaari nating itabi ang isa sa mga kahon na wala sa tabi ng bintana para kaysa rabilang isang silid pahingahan. Sa ganitong paraan, dahil walang bintana, pababayaan din ng mga security personnel ang kanilang bantay. Hangga't siya ay nasa loob ng silid pahingahan, ang mga tauhan ng seguridad ay magbabantay lamang sa pintuan ng silid. Kaya ito ay magiging pinakamaginhawa para sa amin na gumawa ng isang hakbang. Nagmamadaling nagtanong si Randall, kung gayon, anong paraan ang ginagamit natin para gawin ito? Hindi natin pwedeng hayaang magtago ang mga ninja sa loob ng maaga, tama ba? Tiyak na hindi iyon gagana, paliwanag ni Jesse. Hinayaan namin ang mga ninja na magkaila bilang mga waiter at hayaan silang kumilos sa mga bodyguard sa labas ng pinto sa tamang oras. Sila ang pinakamahusay na pumatay ng mga tao nang hindi nakikita. Hanggat kaya nilang patayin ang mga bodyguard sa labas ng pinto nang hindi gumagalaw, si Sarah sa loob ay nasa awa natin. Hindi napigilan ni Randall na magtanong, sigurado ka bang makukuha ng mga ninja ang kanyang mga bodyguard? At saka, alam mo ba kung ilang bodyguards ang magbabantay sa pinto? Kung hindi natin sinasadyang hayaan silang magpaputok, natatakot akong matapos ang lahat ng ito. Tumawa si Jesse, ito ang venue mo, nasa iyo ang lahat. Kung ipipilit ng kanilang mga bodyguard na magdala ng mga baril sa banquet hall, maaari mong gamitin ang pagkakakilanlan ng young master ng pamilya Faye para pilitin silang i-disarm. Alin ang normal, pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang malaking figure, imposibleng hayaan ang mga bodyguard na ito na lumitaw na may mga baril sa iyong tabi. Hindi pa banggitin na ang Wang Fu Hotel ay binabantayan ng iyong mga tao, at walang maaaring magkamali. Tiyak na hindi nila ito pipilitin, at maaari mo rin kontrolin ang bilang ng mga ito. Tulad ng pagsasabi sa kanila na ang lugar na ito ay napakaligtas, ngunit bilang paggalang kay Sarah at para sa kanila, pahintulutan pa rin silang pumasok ng hindi hihigit sa 4 na tao. May katuturan. Tumango si Randall bilang pagsang-ayon at nagtanong, pagkatapos makuha si Sarah, paano natin siya ilalabas? Ito ay simple. Sinabi ni Jesse, ipack ang tao sa basurahan. At pagkatapos ay ayusin ang truck sa pag-aalis ng basura upang direktang hilahin ito palayo. Hanggat walang gumagalaw sa loob ng banquet hall, ang mga bodyguard na nananatili sa labas ay hindi magkakaroon ng anumang hinala kahit na makita nila ang truck ng pagtanggal ng basura na papasok at palabas. Kumunot ang noo ni Randall at sinabing, ang plano ay magagawa, ngunit paano ang likod? Kung gusto ng pulis na imbestigahan kung paano nakapasok ang mga ninja na ito sa Wang Fu Hotel bilang mga waiter, paano natin ipapaliwanag sa kanila? Tumawa si Jesse, kaya ang bagay na ito ay kailangang maging isang pekeng palabas. Sabi ni Jesse, ngumiti ng misteryoso, at nagpatuloy, Young Master Faye, ilang beses na akong nakapunta dito nitong mga nakaraang araw. At mayroon akong kaunting pag-unawa sa sitwasyon ng mga tauhan dito. Ang taong namamahala sa banquet hall na ito, mukhang Leroy Chen, tama? Oo, bakit? Kabanata 4237. Walang masyadong alam si Randall tungkol sa mga taong nagtatrabaho sa ibaba niya. Ngunit medyo pamilyar siya kay Leroy, ito ay dahil madalas niyang aliwin ang kanyang mga kaibigan sa Wang Fu Hotel. At ang namamahala sa banquet hall, si Leroy, ay natural na nagsilbi sa kanya ng madalas, kaya mas malalim ang kanyang impresyon sa kanya. Tumawa si Jesse, nabalitaan ko na si Leroy ang taong ito ay medyo mataas ang kita. Halos 600,000 hanggang 700,000 dolyar sa isang taon, isang maayos na middle class, at ang taong ito ay napakapamilya. Ang pamilya ay matagumpay din, may 2 anak na babae at 2 anak na lalaki, asawa sa bahay bilang isang full-time na may bahay, tama ba? Nagkibit-balikat si Randall, siguro, hindi talaga ako sigurado sa sitwasyon niya, anong meron? Tumawa si Jesse, plano ko munang kidnapin ng mga ninja ang kanyang asawa at mga anak. At pagkatapos ay gamitin ito bilang isang banta upang pilitin siyang ayusin ang mga ninja na ito na magtrabaho sa banquet hall.
upang ang imbestigasyon ng pulisya sa mga ninja na ito ay natural na mag-iimbestiga sa ulo ni Leroy. At nang malaman nila na kinidnap ng mga taong ito ang pamilya ni Leroy, pinilit siyang maging nunal. At sa gayon ay matagumpay na nakidnap si Sarah, natural nilang malulutas ang kaso. Ang kanilang direksyon sa paglutas ng kaso ay natural na mababago, at perpektong maiiwasan ang iyong layer. Nagliwanag si Randall at sinabing, nakakatuwa. Sa ganitong paraan, isinisisi ang lahat sa sariling nunal ng Wang Fu Hotel. At si Leroy ay ganap sa dilim, madaling mag-imbestiga ang pulisya. Dinala niya ang mga ninja na ito sa hotel, at natural na hahanapin siya para sa pagtatanong. At tiyak na sasabihin niya sa pulisya ang kanyang nalalaman dahil nagsasabi siya ng totoo. Ang pulisya ay ganap na hindi maaaring maghinala sa kanya, kaya natural na walang kinalaman sa akin. Ang buong hanay ng mga plano ni Jesse ay nagpatibok ng puso ni Randall. Parang pinagplanuhan ng mabuti ang lahat. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng aksidente, hindi na kailangang sisihin ang Wang Fu Hotel ng pamilya. Sa bagay, wala sa nunal ang usaping ito, sabi nga, mahirap pigilan ang mga magnanakaw sa pamilya. At sisisihin ng lahat ang ugat ng katawan ni Leroy. Sa pag-iisip nito, nagtanong siya, paano ang pamilya ni Leroy? Tinakpan ni Jesse ang kanyang bibig at sinabing, walang ibang paraan kundi ilabas sila. Pagdating ng panahon, hayaang kidnapin ng mga ninja ang mga tao at ibigay na lang sila sa aking mga tao para bantayan sila. Maniniwala ako sa kwentong ito na ginawa ko. Si Randall ay hindi bumalik sa kanyang katinuan para sa isang sandali, subconsciously sinabi. A family of five, all kid. May apat na anak. Ipinilig ni Jesse ang kanyang ulo, ang kanyang kanang hintuturo ay nakayuko sa hugis ng hook, sinabi. To be exact, siyam ang pamilya, pinaimbestigahan ko ang mga tao ko, maraming anak ang pamilya ni Leroy. Kaya kumuha siya ng dalawang live-in na yaya, at katatapos lang ng kanyang mga magulang sa imigrasyon noong nakaraang buwan. Natanggap din niya ang mga ito sa New York na siyam na tao. Maging si Randall ay hindi ganoon kasama, sa oras na ito ay medyo nabigla, off the cuff asked, siyam lahat ang namatay. Siyempre, matigas na sinabi ni Jesse, walang sino man sa kanila ang maaaring manatili, kung hindi, ang kasinungalingang ito ay hindi magpapatuloy. Kapag silang lahat ay patay na, ang lipunan ay magkakagulo, lahat ay hindi malay na mapupuot sa mga ninja na ito. Kaputan sila dahil sa pagkidnap kay Sarah at pagpatay sa napakaraming inosenteng tao noong panahong iyon. Walang maghahinala na may kinalaman ka sa bagay na ito. Narinig ito ni Randall, nagngalit ang kanyang mga ngipin, tumango, at sinabing, kung gayon, gawin natin ang sinasabi mo. Pagkatapos sabihin iyon, may naalala siya at nagtanong, paano kung maimbestigahan ang ninja gang? Kung ano ang gusto nilang imbestigahan? Umisi si Jesse. Magagaling ako sa bangkang magpapaalis sa kanila, kaya ililibing sila sa karagatang Atlantiko. Hindi sigurado si Randall at sinabing, paano kung mahanap nila ang pamilya ng ninja? Tumawa si Jesse, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, kailangan mo lang ibigay sa akin ang impormasyon ng kontakt ng pamilya ng ninja. Gumagamit ako ng ibang pagkakakilanlan para makipag-ugnayan sa kanila, wala akong kinalaman sa iyo. Sinabi ni Jesse at nagpatuloy, at, sa palagay ko kapag ang bagay na ito ay naging isang tala. Ang pamilya ng ninja mismo ay hindi maglalakas loob na aminin na ginawa ito ng kanilang mga miyembro. Pagkatapos ay maaari lamang nilang mabali ang kanilang mga ngipin upang lumunok, ang imbestigasyon ng pulisya ay haantong sa walang resulta. Nawawala si Sarah at mga bangkay, matagal na, tiyak na isasara ang kaso. Mabuti, tumango si Randall bilang kasiyahan, nakangiting sinabi. Ipapaubaya ko sa iyo ang bagay na ito upang hawakan, gaano karaming pera ang kailangan mo para dito. Kabanata 4238. Sinabi ni Jesse, Young Master Faye, hindi mo kailangan na maging magalang. Pero lagi kong sinusunod ang pakay mo. Kung kailangan ko ng tulong mo sa hinaharap, magpapasalamat ako kung bibigyan mo ako ng kamay. Ang puso ni Randall ay naantig din ng ilang mga punto, kaya't napakataim time na tumango, sinabi. Jesse, huwag kang mag-alala, simula ngayon. Wala akong pakialam kung ano ang makaharap mo, hanggat nandyan ako, nandyan ka.
Nang marinig ni Jesse ang pangakong ito, gumaan din ang loob niya. Sa pag-alalay ni Randall, nang dumating sa pinto ang misteryosong taong pumatay sa kanyang kapatid. Hindi siya dapat matakot, sa lakas ng pamilya Faye, mapoprotektahan niya ang sarili niyang kaligtasan. Kuwit-kuwit, Japan, Iga City. Ang pamilyang Iga, isa sa apat na dakilang pamilya ng ninja, ay naka-istasyon dito. Ang Iga Ninja, ay isa sa apat na pangunahing ninja clan sa Japan, isa sa pinakamalakas. Sa kasamaang palad, noong nakaraang taon, upang maalis ang iba pang mga ninja clans ng mas malakas. Pinili nilang makipagtulungan kay Matsumoto Raijin. Sa walang kabuluhang pag-asa na sa pamamagitan ng pagtulong kay Matsumoto na pukawin ang mga salungatan sa pagitan ng pamilyang ito at ng pamilyang Takahashi at ng pamilyang Istritsu, upang matulungan ang pamilyang Matsumoto na makamit ang isang baligtad. Gayunpaman, sa pakikipagtulungang iyon, ang pamilya Iga ay nawalan ng maraming pangunahing elite. At si Matsumoto Raijin ay pinatay din ng pamilya Su. Upang ang pamilya Iga ay agad na naging isang nawawalang aso. Pagkatapos noon, maraming beses ding pinigilan ni Ito Yohiko, na tumawa sa dulo, ang pamilya Iga. Nahihirapang lumaban ang pamilya Iga. Nang bumagsak ang lakas ng pamilya Iga, itinapo ni Ito Yohiko ang isang sanga ng olibo sa nanginginig na pamilyang ninja na ito. Ang kasalukuyang henerasyon ng pinuno ng pamilya Iga na si Hattori Hanzo. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng angka ng Iga, masunurin lamang na magpasakop sa pamilyang ito. Ang pangalang Hattori Hanzo ay talagang higit sa isang titulo at bawat pinuno ng angkan ng Iga. Pagkatapos manahin ang angkan, ay papalitan ang kanyang tunay na pangalan sa Hattori Hanzo. Sa sandaling ito, ang kasalukuyang Hattori Hanzo ay nakatanggap lamang ng isang tawag sa telepono mula sa isang Amerikano. Sa telepono, binigyan siya ng kakaibang Amerikanong iyon ng isang alok na halos hindi niya matanggihan. Ang Amerikanong iyon ay handang magbayad ng 80 milyong dolyar upang umarkila ng 8 Iga Ninja upang magsagawa ng isang misyon sa Estados Unidos. Bagamat hindi tinukoy ng kabilang partido kung ano mismo ang misyon. Ang alok na 80 milyong dolyar ay nagpatibok pa rin ng puso ni Hattori Hanzo. Mula nang masira ang pamilyang Matsumoto, ang buhay ng pamilya Iga ay naging mas mahirap. At bagamat sila ay sunod sanyuran na sa pamilya ito, hindi sila tinatanggap ng pamilya ito. Kaya kakaunti ang mga gawain na ibinibigay sa kanila. Dahil dito, lumalaki ang agwat sa pananalapi ng Iga clan. Kasama ang ninja at kanilang mga pamilya, pati na rin ang mga kabataan sa pagsasanay. Ang pamilya Iga ay may daan-daang tao na dapat pakainin, at ang pang-araw-araw na gastos ay astronomical. Ang pagkabigong kumita ng pera ay nangangahulugan na maraming tao ang hindi maaaring magpatuloy sa pagsali sa propesyon ng ninja. At sa kalaunan ay kailangang unti-unting dumaloy sa ibang larangan na humahantong sa pagkalante ng talento ng pamilya. Sa makatuwid, ang halagang ito na $80 milyon ay agad na nagpasigla kay Hattori Hanzo nang hindi nasusukat. Kung dumating ang pera na ito, sapat na para sa pamilyang Iga na mabuhay ng walang kabuluhan sa loob ng 3 taon. Kaya naman, halos hindi niya pinag-iisipan, ang tanging kondisyon ay magbayad muna ng hindi bababa sa 50% ng deposito. Ang kliyenteng Amerikano ay hindi rin ambivalent. Sa loob ng isang oras, malaking halaga na $40 milyon ang nakredito sa account ng pamilya Iga. Kasabay nito, humiling din ang kabilang partido na ang kanilang ninja ay dapat dumating sa New York sa loob ng 2 araw. Alam na alam ni Hattori Hanzo na dahil ang kabilang partido ay maaaring magbigay ng ganoong kalaking halaga. Pinatunayan nito na ang bagay na ito ay mapanganib o mapanlin lang. Tulad ng pakikipagtulungan kay Raijin Matsumoto, ang mataas na gantimpala ay may kasamang mataas na panganib. Sa makatuwid, naramdaman pa niya na ang kabilang partido ay malamang nakatulad ng orihinal na Matsumoto Raijin. Sino ang humiling sa ninja ng kanyang pamilya na gumawa ng isang bagay na napakasama at nakakalason? Gayunpaman, sa sandaling ito, wala na siyang pusong mag-alinlangan ng sobra. Dahil ang buong pamilya Iga ay nangangailangan ng pera upang magpatuloy. Kung hindi, ang pamilyang ninja na ito, na nasa kapangyarihan mula noong 16th century kasama si Tokugawa Ieyasu. Malamang na kailangang ganap na umatras mula sa yugto ng apat na pamilya ng ninja.
Upang mapanatili ang pamilya, walang pagpipilian si Hattori Hanzo. Kabanata 4,239. Ang $80 milyon na ipinangako ni Jesse sa pamilya Iga ay binayaran sa dalawang yugto. Una, 50% ng deposito ang binayaran, at ang natitirang 50% ay babayaran kapag matagumpay na natapos ang misyon. Bukod dito, nangako si Jesse ng karagdagang $2 milyong na pensiyon para sa bawat tao sakaling mamatay. Ipinadala ni Hattori Hanzo ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Hattori Kazuo, upang matiyak na matagumpay na matatapos ang misyon. Sa pagkakataong ito, lalo niyang hinayaan si Hattori Aikyo na manguna sa koponan sa Estados Unidos para tapusin ang misyon. Upang matiyak hanggat maaari ang matagumpay na pagkumpleto at matagumpay na pagbabalik mula sa misyon. Para sa kadahilanang ito, tinawag niya si Kazuo Hattori sa kanyang pag-aaral at sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon, at pagkatapos ay itinuro. Kazuo, dapat kang pumili ng 7 sa iyong pinakamahusay na mga lalaki ngayon at pumunta sa Estados Unidos sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Kazuo Hattori na may bahagyang pag-aalala, Ama, dahil nanumpa kami ng katapatan sa pamilyang ito. Dapat magsumbong muna tayo sa pamilyang ito at hingin ang kanilang pag-aproba, di ba? Kung hindi, kung alam nila na kumikilos kami ng walang pahintulot, natatakot ako na magkaroon ng ilang problema. Ikinaway ni Hattori Hanzo ang kanyang kamay at sinabi sa malamig na boses. Huwag kang mag-alala tungkol sa pamilya ito, ang pamilya ito ay walang pakialam sa amin Iga Ninja. Matagal na kaming nanumpa ng katapatan sa kanila, ngunit minsan lang nila kami ginamit. At iyon ang paglalakbay sa China, sa Wade Rest ng pamilya Wade upang harapin ang cataclysmic front. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli ay mamamatay tayo sa gutom. Pagkatapos nito, sinabi ni Hattori Hanzo na may sama ng loob. Ang ito Nadeshika ng pamilya ito, na tinatawag na Yamato Nadeshika, ay hindi rin mabuting tao sa aking palagay. Ito ay malinaw na isang panlilin lang upang ipadala tayo sa ating kamatayan. Sinabi ni Hattori Kazuo, Ama, ang bagay na ito, hindi kailangang maunawaan ito. Sa oras na iyon sa Wade Rest, nakita mo rin ang hindi kapani-paniwalang lakas ng young master ng pamilya Wade. At sinasabing si Miss ito ang kanyang pinagkakatiwalaan, ang kanyang lakas, si Miss ito ay may alam daw. Noong araw na iyon ay sinenyasan kami ni Miss ito na pumunta sa Wade Rest. Malamang na alam na ni Miss ito sa kanyang puso na maaaring manalo ang young master na si Wade, at hayaan na lang natin na pumunta sa eksena. Malamig na umuso si Hattori Hanzo, gayunpaman, ang babaeng iyon ay nagtatago sa atin, ang bagay na ito ay labis akong nalungkot. Sa pagsasabing tumingin si Hattori Hanzo sa kanyang anak at sinabi sa isang hindi maihahambing na seryosong tono. Kazuo, dapat mong malaman na ngayon sa mga nangungunang pamilya sa bansa, ay hindi na ang panahon ng tripod. Kapag may tripod, ang tatlong angkan ay humawak sa isa't isa, binabantayan ang isa't isa. At pinuntirya ang isa't isa, at saka lang nila nalaman ang kahalagahan ng ating ninja. Ngunit ngayon, ang pamilyang ito ay tumawa hanggang sa wakas, tinitingnan ang buong Japan, maliban sa grupong Yamaguchi. Walang kalaban ang pamilya ito, sa kasong ito, para sa pamilyang ito kung saan kailangan pa ng ninja. Higit pa rito, ang apat na pamilya ng ninja ay tapat na ngayon sa pamilyang ito. Ngunit ang pamilyang ito ay karaniwang hindi na nangangailangan ng ninja, na humahantong sa ekonomiya ng lahat ay umaabot na sa limitasyon. At kung magpapatuloy ito, kailangan nating mamatay sa gutom. Kung walang nangangailangan ng mga ninja, walang magbabayad para sa amin, kami, natatakot akong mamatay. Kami, hindi maaaring humingi ng subsidyo sa gobyerno at gawing hindi nasa salat na pamana ng kultura ang ninja, hindi ba? Kung ganoon, kayo, ang mga ina po ng dakilang ninja. Hindi ba kailangang manatili sa mga atraksyong panturista araw-araw at kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ninjutsu para sa mga turista? Kung ganoon, paano tayo magiging karapat-dapat sa ating mga ninuno? Hindi nakaimik si Hattori Kazuo. Ang mga salita ng ama ay hindi nakakaalarma, ang propesyon ng ninja, sa modernong panahon ay napaka-marginal. Ngunit ang dahilan kung bakit ito nakaligtas ay dahil may malalaking pamilyang handang magbayad para sa kanilang trabaho.
Ngunit kapag hindi na sila binayaran ng malalaking pamilya, mawawala ng lupa ng kaligtasan ang propesyon ng ninja. Sa makatuwid, ang pamilya Iga ngayon ay dapat na makahanap ng isang paraan upang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Kabanata 4,240. Sa pag-iisip nito, naging seryoso rin ang kanyang ekspresyon, yumuko at nagsabi, "Pare, naiintindihan ko ang nasa isip mo. Mangyaring makatiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang makumplito ang misyong ito." Tumango si Hattori Hanzo bilang kasiyahan at hinimok, "Kazuo, kapag pumunta ka sa Amerika sa pagkakataong ito, dapat kang maging maingat upang manatiling mababang profile. At kapag pumasok ka sa bansa, huwag mong gamitin ang iyong orihinal na pagkakakilanlan, at huwag ipaalam sa pamilyang ito ang tungkol sa bagay na ito." Sa pagsasalita tungkol dito, idinagdag ni Hattori Hanzo, "Gusto kong pumunta ka sa Estados Unidos sa pagkakataong ito, gusto ko ring suriin mo ang sitwasyon doon. Para sa ninja sa Japan, napakahirap na ng survival environment. Ngunit ang Estados Unidos ay tiyak na magiging mas mahusay kung naaangkop. Maaari rin nating kunin ang pamilyang Iga at lumipat sa Estados Unidos." Sa Amerika, nanlaki ang mata ni Hattori Kazuo at sinabing, "Pare, ang sitwasyon sa Estados Unidos ay napakakomplikado. Mga lokal na gang, European, African at Asian na mga immigrant sa mga gang na nabuo at lahat ay hindi pangkaraniwang malakas. At ang bansang iyon ay binabaha ng mga baril, ang ating ninja advantage, doon ay mababawasan ng husto." "Hindi," umiling si Hattori Hanzo at sinabing, "Ang lahat ay umaasa sa mga baril upang malutas ang mga problema, upang ipakita lamang ang mga natatanging bentahe ng aming ninja. Kung hindi, sa pagkakataong ito, ang panig ng Amerikano ng employer ay hindi gagastos ng napakaraming pera upang imbitahan kami mula sa malayo. Ito ay nagpapatunay na dapat mayroong market at demand para sa mga ninja sa US. Pagkarating mo sa US, maaari mong tingnang mabuti bago gumawa ng desisyon." Magalang na tumango si Hattori Kazuo, "Oo ama, gagawin ko." Kuwit-kuwit, simula nang pumayag si Charlie na samahan si Sarah sa charity dinner. Kanina pa niya iniisip kung anong dahilan ang dapat niyang gamitin para ipaliwanag ang bagay na ito kay Claire. Dahil hindi lang niya kailangang samahan si Sarah sa hapunan sa 11. Nangako rin siya sa kanya na pupunta siya sa New York at Boston para suportahan ang kanyang mga konserto sa 15 at 17, ayon sa pagkakabanggit. "Simple lang ang concert, tutal may gusto rin ang misis niya kay Sarah, kung isasama niya ito sa concert, tiyak nakikiligin ito. Ang mahirap ay kung paano ipaliwanag sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa New York noong 11. Nang hindi siya nakaisip ng magandang salita, masayang sinabi sa kanya ni Claire, "Honey, pupunta si Sarah sa Amerika para sa isang konserto." Nagtataka na tanong ni Charlie, "Nalaman mo lang ang tungkol dito?" "Oo," sabi ni Claire, "sa mga araw na ito ay abala sa mga bagay sa pagsasanay. Bihira akong bigyang pansin ang balitang ito, ngayon sa paaralan ko lang nakita ang mga poster ng publisidad at nakilala ko." Sabi na excited siyang nagpatuloy, "Honey, 15 sa New York, 17 sa Boston ayon sa pagkakasunod-sunod ay magkakaroon ng konserto si Sarah. Ang Boston ang pinakamalapit sa amin, samahan mo ako doon, okay?" Pagkatapos ay sumabay si Charlie sa kanyang mga salita at sinabing may ngiti. "Kung gusto mo talagang makita ito, bakit hindi pumunta sa pareho?" "Ah," nagulat na sabi ni Claire, "masyado bang sakam na pumunta sa pareho, at ang mga tiket ay hindi dapat madaling bilhin. Lalo na para sa New York Station, ang New York ay may malaking populasyon at maraming mayayamang tao. Tinataya na mahirap kumuha ng mga tiket, maaaring mas madali ang Boston." Kabanata 4,241. Umiti si Charlie at sinabing, "Oops, ang swerte mo talaga. Sinasabi ng team ni Sarah na gusto nilang pumunta ako sa New York para suriin ang feng shui ng mga lugar ng konserto sa New York. Nag-aalangan akong mag-oo dahil gusto mong manood ng mga concert niya. Kung gayon, tutulungan kitang makakuha ng mga tiket para sa 2 konserto na ito." Talaga, nang marinig ni Claire ang mga salita ni Charlie, nagulat siya at nagtanong, "Honey, gusto ka talaga ng team ni Sarah na imbitahan sa New York para manood ng feng shui, ha?"
Tumango si Charlie at seryosong sinabi, "Siyempre, ako ang sikat na Master Wade, akala nila nung una ay nasa China ako at nag-aalala na hindi ako papayag na sumama. Ngunit nagkataon na ako ay nasa Estados Unidos at hindi kalayuan, kaya marami silang sinabi at kailangan akong imbitahan." Kahit na si Claire ay labis na nasa sabik, ngunit mayroon ding ilang mga pagdududa kaya nagtanong siya. "Asawa, para sa pagbubukas ng isang konsyerto kailangan mo bang tumingin sa feng shui?" Tumawa si Charlie, "Ang industriya ng entertainment ay nagbibigay ng kahalagahan sa feng shui, hindi lamang ang mga kumpanya ng tirahan ang kailangang gumawa ng isang mahusay na layout ng feng shui. Bago magsimula ang pelikula at mga serye sa telebisyon ay kailangang makisali sa isang pambungad na seremonya. Ang tour concert, para masigurado na maayos ang performance sa likod. Kailangan muna nilang gumawa ng sapat na trabaho sa feng shui, tulad ng opening ceremony, figure a good luck." Kung tutuusin, hindi rin alam ni Charlie, hindi mag-feng shui ang singer bago ang concert. Ngunit, sa ngayon, magagamit na lamang niya ang dahilan para tingnan ang feng shui kay Claire para mawala ang mga pagdududa sa kanyang isipan. Hindi rin masyadong naghinala si Claire, tumango at sinabing, "Kung ganoon, asawa, dapat mong tulungan si Miss Gu na tingnang mabuti. Ang kanyang paglilibot sa pagkakataong ito ay ang huling paglilibot bago tuluyang huminto sa industriya ng entertainment. Ito ay may malaking kahalagahan, hindi ito dapat mag-iwan ng anumang pagsisisi." Tumango si Charlie at ngumiti, "Huwag kang mag-alala, Mrs., gagawin ko ang lahat para matulungan silang maayos ang feng shui." Sinabi niya iyon, idinagdag niya, "Tama, asawa, hindi ako magtatagal upang pumunta sa New York upang makita ang feng shui. Pupunta ako doon sa hapon ng 11 at dapat ay babalik ako sa gabi." Tinanong siya ni Claire, "Nakakapagod bang bumalik sa gabi, kailangan mong magmaneho ng 3 oras. Kung huli na, bakit hindi ka nalang magpahinga sa New York ng isang gabi?" Si Claire ay natural na may 100% na tiwala sa kanya, kaya wala siyang anumang pag-aalala. Gayunpaman, hindi nilayo ni Charlie na magpalipas ng gabi sa New York. At kung sumakay siya ng helicopter sa daan pabalik-balik, maaari rin niyang bilhin ang sarili niya ng ilang oras. Kuwit-kuwit, makalipas ang 2 araw, si Hattori Kazuo ng pamilya Iga, kasama ang 7 Iga Ninja na may napakalakas na lakas, ay dumating sa New York. Pagkarating nila sa New York, nag-check-in sila sa Wang Fu Hotel ayon sa hiling ni Jesse. Nang maayos na silang makapag-check-in, nakatanggap si Hattori Kazuo ng tawag sa telepono mula sa kanyang amo. Si Jesse, na nagsabi sa kanya na dalhin kaagad ang kanyang mga tauhan sa gusali ng bangko at ng hotel. Naisip ni Kazuo Hattori na ang kanyang amo ay naghohas ng isang piging para sa kanila. Pero pagdating nila sa banquet building, may nakita silang notice of suspension of business na nakalagay sa entrance ng banquet building. Sa abiso, nakasulat na ang banquet hall ng Wang Fu Hotel ay nagkaroon ng malfunction sa fresh air ventilation system, kaya isinara ang buong gusali. Ang problema sa hardware ng hotel ay kailangang ayusin, na tila logical sa lahat, kaya walang nagmamalasakit. Nang nagulat si Kazuo Hattori, lumabas ang isang binata na may lahing asyano. Tumingin kay Kazuo Hattori, at nagtanong, "Excuse me, is this Mr. Hattori from Japan?" Nagmamadaling yumuko si Kazuo Hattori at sinabing, "Oo, ako ito." Tumango ang kabilang partido at sinabing, "Sumama ka sa akin." Sinundan ni Hattori Kazuo at 3 iba pang tao ang nanlulumong binata sa gusali ng bangkot. Kabanata 4242. At sa mga oras na ito sa loob ng gusali ng bangkot, ni isang anino ng mga tauhan ay hindi makita, lalo na ang isang tao sa maintenance. Dinala sila ng binata sa malaking bangkot hall. Pagkatapos ay dumaan sa ilang bakanting mga kahon na may bukas na mga pinto, at sa wakas ay huminto sa pintuan ng isang kahon na nakasara ang pinto. Pagkatapos, kumatok ang binata sa pinto at sinabing, "Mr. Yun, Mr. Hattori," at ang iba pa ay dumating na. Sa loob ng kahon, sinabi ni Jesse ng malakas, "Anya Yohan sila." Agad na itinulak ng binata ang pinto at sinabi kay Kazuo Hattori, "Mr. Hattori, pakiusap." Nakita rin ni Hattori Kazuo si Jesse sa silid sa oras na ito.
Hindi niya kilala si Jesse bago ngayon, at wala rin siyang nakitang mga ulat na may kaugnayan sa kanya sa anumang media, kaya na-curious siya sa lalaking ito sa harapan niya. Gayunpaman, hindi niya masyadong tiningnan si Jesse, ngunit sinabi niya nang may paggalang. "Hello, Mr. Yon, ako si Hattori Kazuo, ang anak nitong Hattori Hanzo ng Iga Ninja." Nakangiting tumango si Jesse at sinabing, "Mr. Hattori, marami na akong narinig tungkol sa Iga Ninja mo, ngayong araw na ito, makikilala na rin kita." Yumuko si Hattori Kazuo at sinabing, "Mr. Yon, masyado kang mabait." Bahagyang ngumiti si Jesse, tumingin kay Hattori Kazuo, at seryosong sinabi, "Ginoo, Hattori, hindi ako magiging magalang sa iyo, let's get right to the point." Agad na sinabi ni Hattori Kazuo sa malakas na boses, "Huwag kang mag-alala, Ginoong Yun, may matandang kasabihan. Kumuha ng pera mula sa iba at tulungan silang alisin ang kanilang mga sakuna, at iyon ang palaging ginagawa naming Iga Ninja." Sa pagsasabing iyon, idinagdag ni Hattori Kazuo, "Gayunpaman, kailangan ko pa rin ng ilang mas detalyadong mga pahiwatig mula sa iyo, Mr. Yun. Tulad ng kung sino at saan ang taong kailangan kong kidnapin ay ganoon. Maaari akong magsagawa ng karagdagang pagsisiyasat at bumuo ng isang plano ng aksyon. Hindi na kailangang maging mahirap." Nakangiting umiling si Jesse, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, "Pagkalipas ng 3 araw sa gabi ng 11, magkakaroon ng charity dinner dito, sa oras na iyon, ang target na tao na gusto mong kidnapin ay isa sa ayos sa lounge na ito. Sa pasukan ng silid, dapat mayroong hindi bababa sa 4 na bodyguard na nagbabantay. Kung tungkol sa silid, dapat lamang ang target na tao at ang kanyang entourage. At ang kailangan mong gawin ay ilabas ang lahat ng mga bodyguard sa labas ng tahimik. At pagkatapos ay ilabas ang lahat sa silid na ito, maliban sa target, at pagkatapos nito, dalhin mo ang mga katawan ng mga bodyguard sa silid. At pagkatapos ay ilayo ang target mula rito ng tahimik." Sa pagsasalita tungkol dito, itinuro ni Jesse, "Nga pala, ang target na tao na maaari mong gawin siyang walang malay. Ngunit kailangang iwanan siyang buhay, at hindi dapat hayaan siyang masaktan." Si Hattori Kazuo ay tumingin sa paligid ng mahabang panahon at sinabi, "Ginoo, yun, walang bintana ang kwartong ito, sa kwartong ito para gawin ito. Ngunit para maalis ang mga tao, kung gayon maaari na lamang tayong may iwan sa opsyon ng ventilation duct, maaari mo bang hayaan muna akong makita ang disenyo ng blueprint?" Umiling si Jesse at sinabing, "Hindi muna kailangang dumaan sa mga ventilation duct ng labis na problema. Ibibigay ko sa iyo ang mga detalye ng isang lalaki, ang pangalan ng lalaking iyon ay Leroy Chen, siya ang direktor dito. Nakahanap ka ng pagkakataon na agawin ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya at pilitin siyang dalhin ka sa lugar ng piging at magiging maayos ito." Sa gayon, sinabi ni Jesse kay Hattori Kazuo ang kanyang pangkalahatang plano, pagkatapos gumawa ng naaangkop na mga pagtanggal. Matapos pakinggan ito, medyo nabigla ang puso ni Hattori Kazuo, ngunit marahan pa rin siyang tumango at sinabing, "Naiintindihan ko ang pangkalahatang proseso, kidnapin muna ang pamilya ni Leroy, hayaan siyang ayusin na magtrabaho kami bilang mga waiter sa banquet hall sa 11. Pagkatapos ay kunin ang pagkakataon na ilayo ang target na tao mula dito. At pagkatapos ibigay ang mga ito sa iyo sa pier, aalis kami sa New York sakay ng barko." Tumango si Jesse na may kasiyahan, "Tama, iyon na." Sa pagsasabing iyan, idinagdag ni Jesse, "Maging pamilyar muna kayo sa kapaligiran dito. Tingnan kung paano ilabas ang mga tao, kung paano ihatid ang mga ito palabas, at siguraduhin pa rin na tahimik ito, kung may kailangan ka, magtanong lang." Kabanata 4243. Ang unang naisip na pumasok sa isip ni Hattori Kazuo pagkatapos ng masusing pag-survey sa eksena ay ang gawaing ito ay tila napakadali. Alam mo na noong tinulungan nila si Ryogen Matsumoto na kidnapin sina Jifei at Zio, ang misyon ay mas mahirap kaysa dito. Ang oras na iyon ay tahimik na ilabas ang lahat ng entourage ng pamilya Su at pagkatapos ay alisin ang magkakapatid na sumula sa ilang dosen ng mga kwento. Ang misyon na ito sa kabuuan ay tila mas madali kaysa sa isang iyon. Ang operasyong iyon laban sa magkapatid na pamilya Su, si Hattori Kazuo ay lumahok din dito.
Pagkatapos lamang na matagumpay ang misyon, hindi niya dinala ang magkapatid sa Kyoto. Kaya, sa pagkakataong ito, ang misyon ay hindi teknikal na mahirap sa kanyang mga mata. Matapos tuklasin ang eksena sa kabuuan, tinanong niya si Jesse. Ginoo, yun, iniisip ko kung maaari kang magbunyag ng ilang impormasyon tungkol sa target na tao sa oras na ito. Bahagyang sinabi ni Jesse, hindi mo kailangang malaman ang pagkakakilanlan ng target, sa ngayon, maghintay hanggang 11, sasabihin ko sa iyo. Ayon sa plano ni Jesse, ang bagay ng pag-imbite kay Sarah sa charity dinner ay dapat panatilihing ganap na confidential. Maging ang mga salita ng pakikipag-usap kay Sarah ay para sa kanya na dumalo bilang isang misteryosong panauhin. Na hindi lamang magpapalaki sa misteryo ng charity dinner. Ngunit siguraduhin din na hindi siya masusubaybayan at madaldal ng media at mga tagahanga kapag siya ay dumating. Pagdating ni Sarah, dadalhin siya at ang kanyang entourage sa lounge. At isang espesyal na VIP lane ang inihanda para sa kanya upang ang kanyang motorcade ay direktang makaparada sa likod bahay ng ballroom. At direktang pumasok sa lounge sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Sa ganoong paraan, maging ang mga miyembro ng New York Chinese Chamber of Commerce. Sino ang dadalo sa charity dinner ng gabing iyon ay hindi alam. Na ang sikat na Saragu ay nasa iisang bubong nila. Sa makatuwid, mas imposible para kay Jesse na ipaalam ng maaga kay Kazuo Hattori ang target ng pagkidnap. Bukod dito, ang hindi alam ni Jesse ay hindi lang alam ni Hattori Kazuo ang tungkol kay Sarah. Ngunit nagustuhan din niya ang kanyang mga gawa at itinuturing na fan niya. Hindi lamang iyon, sa panahon ng Wade Rest Mountain. Nakita ni Hattori Kazuo si Sarah na lumitaw sa tabi ni Charlie gamit ang kanyang sariling mga mata. Kung alam niyang ang target ng kidnapping na ito ay si Sarah, aalis na sana siya ng United States nang walang imak. Alam na alam niya na ang pera ay isang magandang bagay, ngunit kailangan niyang gugulin ang buhay. Nakita ni Hattori Kazuo, na nasa dilim, na ayaw magbunyag ni Jesse ng impormasyon tungkol sa target. Kaya tumigil siya sa pagtatanong at iniba ang usapan, nagtanong. By the way, Mr. Yun, pwede ko bang itanong kung ano ang pinanggalingan ng mga bodyguard ng kabilang partido? Mayroon bang anumang mga ninja o martial arts masters mula sa China? Hindi. Sinabi ni Jesse nang may katiyakan, ang kanyang mga bodyguard, lahat ay mula sa mga kumpanya ng domestic security ng US. Sila ay karaniwang retiradong US Army Special Forces at espesyal na pulis. Marahang tumango si Hattori Kazuo. Ang kabuuang lakas ng Iga Ninja ay itinuturing na pinakamataas sa apat na pangunahing ninja clan sa Japan. Kaya ang tanging kinatatakutan niya sa kanyang puso ay ang mga eksperto sa martial arts. Noong nakaraan, hindi rin siya naglagay ng mga eksperto sa martial arts sa kanyang mga mata, hanggang sa siya ay nasa Mount Wade Rest sa China at nakita ng kanyang mga mata ang lakas ni Charlie. Sa sandaling iyon lalo na pagkatapos makita si Charlie, naunawaan niya na hindi lang ninjutsu ang nangungunang martial arts. Matapos matukoy na walang maaaring maging eksperto sa martial arts sa paligid ng target. Ang tanging pag-aalala sa puso ni Hattori Kazuo ay ganap na napawi. Sa kanyang palagay, madali niyang makumplito ang misyon na ito at makauwi ng matagumpay. Kinabukasan, pinangunahan ni Kazuo Hattori ang Iga Ninja sa New York. Dumating si Sarah at ang kanyang performance team na mahigit 100 katao sa New York sakay ng isang chartered plane. Noong panahong iyon, ang mga Chino sa buong Estados Unidos ay napakasigla. At maraming mga lokal na tagahangang Amerikano ang nasasabik din tungkol dito. Pagdating ng eroplano sa paliparan ng JFK, libu-libong tagahanga ang pumunta sa paliparan upang batiin sila. Napakalaki ng eksena na minsan ay nagdulot ng gulo ng trapiko at kaayusan sa paliparan. Ito ay 40 minutong biyahe mula sa JFK Airport hanggang sa Shangri-La Hotel sa New York kung saan tumutuloy si Sarah. Gayunpaman, dahil sa sobrang sigasig na mga tagahanga, inabot siya ng 2:30 bago siya makarating sa hotel. Kabanata 4,244. At bago pa man siya dumating, habang nasa hotel, marami ng local media ang nag-ulat tungkol sa riot na naganap sa airport.
Gayunpaman, ang mga media na ito ay karaniwang hindi makapaniwala na ang isang Chinese na babaeng mang-aawit ay may napakalakas na fanbase sa Estados Unidos. Pagkatapos ng lahat, palagi nilang nararamdaman na ang mga Amerikanong mang-aawit ay ang mga pandaigdigang pinuno ng pop music. Kaya naman, inisip ng mga matataas ang isip na imposibleng magkaroon ng ganoong kalaking impluensya ang isang dayuhang babaeng mang-aawit. May mga local media pa nga na sadyang nagtatanong. Iniisip na ang mga tagahanga na nakatagpo ng eroplano sa paliparan ay dapat na mga palabas sa grupo na inupahan ng ahensya ni Sara sa kanilang gastos. At tumugon din si Sara sa mga tanong na ito ng media ng may lakas. Ang kanyang mga konsyerto sa New York at Boston ay nagbukas sa oras 3 oras pagkatapos ng kanyang pagdating sa Estados Unidos. Ang 2 konsyerto, na may kabuoang 90,000 mga tiket, ay agad na nakuha sa loob ng wala pang 1 minuto. Bumubuo ng mga benta ng higit sa $1 bilyong. Kahit na ang merkado ng pagganap ng US ay mature, ang starbase ay napakalaki din. Kaya't ang karamihan sa mga pagtatanghal ay mahirap mabenta, at kahit na kaya nila. Imposibleng mabenta sa ganoong kaikling panahon. Ang balitang ito ay agad na tumama sa mga headline ng lahat ng entertainment media sa United States. Maging ang North American partner ni Sara para sa tour na ito ay hindi inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalakas na box office appeal ang kanyang concert. Agad nitong ginawa si Sara na pinakamainit na paksa sa buong American entertainment circle na walang kalaban. Isang araw pagkatapos niyang dumating sa Estados Unidos, dumalo siya sa isang press conference na inorganisa ng kanyang ahensya. Na siyang una niyang pagpapakita sa publiko pagkarating niya sa Estados Unidos. Ito ay na-broadcast ng live ng pangunahing media sa buong Estados Unidos. At nagtipo ng 10 milyong tao na nanunood ng sabay-sabay sa TV gayon din sa maraming online na platform. Muli na namang ipinakita sa lipunang Amerikano ang impluensya ng diva na ito. Nang makita ni Kazuo Hattori ang balita sa TV, ang una niyang naisip ay pagsisihan. Na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong manatili sa New York at makita ng sariling mga mata ang concert ni Sara. Pagkatapos ng lahat, nagsimula ang konsyerto ni Sara noong 15, at siya. Matapos makumplito ang kanyang misyon noong 11 ng gabi, kailangan niyang umalis sa Estados Unidos ng magdamag. Sa panghihinayang na ito, pinangunahan ni Kazuo Hattori ang 7 sa kanyang mga tauhan upang kidnapin ang 9 na miyembro ng pamilya ni Leroy. Ang general manager ng Wang Fu Hotel Banquet Hall mula sa kanilang tahanan sa New York. Matapos dalhin ang 9 na taong ito sa mga suburb. Inayos ni Jesse ang isang container truck, isinakay ang lahat ng 9 na tao sa kotse. At hinayla sila palabas ng New York sa isang hininga, at ipinarode sila sa isang abandonadong container yard. Pagkatapos ng trabaho, si Leroy, na nagmamaneho ng kanyang Mercedes sedan ay umuwi. Nagulat na malaman na ang orihinal sa lahat ng oras na maingay sa bahay, ay walang laman. Ang kanyang asawa ay wala doon, ang kanyang 4 na anak ay wala doon, at ang kanyang mga magulang. Pati ang 2 Chinese nannies, ay hindi rin nakilala. Gayunpaman, ang tahanan sa kabuuan ay napakaayos at maayos, hindi katulad ng hitsura ng isang aksidente. Nang ilabas niya ang kanyang cellphone at gusto niyang tawagan ang kanyang asawa para tanungin kung ano ang nangyayari, unang tumunog ang kanyang cellphone. Nakapagtataka, ito ay isang video call mula sa kanyang asawa. Walang pagdadalawang isip si Leroy, agad na pinindot ang answer button. Sa sandaling nakakonekta ang screen, siya ay tinamaan ng kidlat. Nanghina ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa ng may poof. Sa video, ang kanyang mga magulang, asawa, at mga anak, pati na rin ang 2 yaya ng pamilya. Ang lahat ay nakabitin sa isang lalagyan, ang kanilang mga bibig ay nababalot ng itim na tip, maaari lamang magpumiglas, habang nagpapalabas ng masakit na mga ungol. Sa oras na ito, ang boses ng isang ninja ay nagmula sa video. Kung gusto mong mabuhay ang iyong pamilya, huwag tumawag ng pulis. Hindi sa banggitin huwag alertuhan ang sinuman, sundin lamang ang aming mga tagubilin. Pagkatapos ng usapin, natural na ilalabas ko ang iyong pamilya. Dito, lumingon ang kabilang partido, malamig na sinabi. Gayunpaman, kung maglakas loob kang tumawag sa pulis siya, o sabihin sa iba ang tungkol sa bagay na ito,
kung gayon ito ang kanilang kapalaran. Ang mga salita ay nahulog, ang screen ng video, isang punyal na agad na lumipad. Sa sobrang bilis sa isa sa mga yaya sa pagitan ng mga kilay. Kabanata 4245. Ang yaya na nagpupumiglas pa ay agad na tumigil sa lahat ng paggalaw at tuluyang namatay. At ang kanyang ekspresyon ay lubhang nabaluktot dahil sa takot, patay sa kapayapaan. Sa sandaling ito, labis na natakot si Leroy na halos mapasigaw siya sa sakit. Wala siyang panahon para magluksa sa malagim na pagkamatay ng kanyang yaya. Kaya nabaliw siya at nagmamakaawa sa telepono. Nakikiusap ako na huwag mong saktan ang pamilya ko, anuman ang mga kondisyon na iharap mo, sasang-ayon ako sa iyo. Sabi ng kabilang partido ng may kasiyahan. Sana maging kooperatiba kagaya ng sinasabi mo kung maglakas loob kang makipaglaro sa amin. Kinagaranti ako na hindi mo makikita ang mga bangkay ng iyong pamilya. Umiyak si Leroy at sinabing, makikipagtulungan ako, makikipagtulungan ako. Mangyaring sabihin sa akin ng eksakto kung ano ang kailangan mong gawin ko. Walang pakialam na sinabi ng kabilang partido, pumunta ka at buksan mo ang pinto ngayon, makikipag-usap sa iyo ang aking pinuno ng harapan. Nakinig si Leroy at bahagyang natigilan, at kaagad pagkatapos nito, narinig niya ang doorbell. Sinabi niya sa telepono nang may gulat, ako, bubuksan ko ang pinto. Sinabi ng kabilang partido sa malamig na boses. Leroy, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo kung maglakas loob kang maglaro ng maliit. Lahat ng miyembro ng iyong pamilya ay mamamatay sa isang miserableng kamatayan. Pagkasabi noon ay ibinaba na lang ng kabilang partido ang telepono. Si Leroy, na paralisado, ay gamulong-gulong at gumapang sa pintuan at hirap na hirap itong binuksan. Pagkabukas ng pinto, nakita niya si Hattori Kazuo na nakatayo sa labas ng pinto. Si Hattori Kazuo ay talagang naghihintay sa pagbabalik ni Leroy malapit sa kanyang bahay. Kaya't maaari nilang i-time ito ng tama at tawagan siya sa sandaling dumating siya sa bahay upang pigilan siyang tumawag ng pulis o magpaalam sa iba. Gayunpaman, bago dumating si Hattori Kazuo sa oras na ito, itinago na niya ang kanyang mukha. Ang mga ninja ay nag-aaral ng disguise mula noong daan-daang taon. At sa tulong ng iba't ibang teknolohikal na materyales sa kasalukuyan. Ang kanilang pagbabalat kayo ay naging napaka-perpekto na imposibleng makakita ng anumang mga pahiwatig ang mga ordinaryong tao. Kaya naman naglakas loob si Hattori Kazuo na puntahan si Leroy sa malaking paraan. Sa sandaling makita ni Leroy si Hattori Kazuo, lumuhod siya sa lupa na may puff at umiyak. Nakikiusap ako na palayain mo ang aking pamilya, nakikiusap ako sa iyo. Direktang humakbang pasulong si Hattori Kazuo, isang kamay upang tulungan siyang tumayo. Isang kamay para isara ang pinto ng kwarto, kinaladkad siya sa kapapunta sa sofa ng sala. Pagkatapos, inihagis ni Hattori Kazuo si Leroy sa sofa, at umupo sa tapat niya. At sinabing walang pakialam, Leroy, kung gusto mong iligtas ang iyong pamilya, ang tanging pagkakataon ay makipagtulungan sa akin. Hanggat masunurin kang makipagtulungan sa akin, pagkatapos ng bagay na ito, tiyak na ibabalik ko ang iyong pamilya. Nagmamadaling sinabi ni Leroy, you name it, basta maibabalik mo ang pamilya ko ng ligtas, hayaan mo akong gawin ang anumang bagay. Tumango si Hattori Kazuo at walang pakialam na sinabi, ang gusto kong gawin mo ay napakasimple. Sa gabi ng 11, mayroong isang charity dinner sa iyong banquet hall. Kailangan kong ayusin mo ako at ang aking mga tao bilang mga waiter, kailangan mo lang kaming ayusin ng maayos. At pagkatapos ay maituturing kang natapos ang iyong gawain. Nang marinig ito ni Leroy ay agad siyang namutla sa takot. Hindi niya alam na itong charity dinner, isa si Sarah sa mga bisita. Ang alam lang niya ay ang charity dinner na ito ay inorganisa ng sarili niyang young master. Randall Fay, kasama ang Chinese Chamber of Commerce. Kaya't nang marinig niya ang mga salita ni Hattori Kazuo, ang una niyang naisip ay ang mga taong ito ay malamang na nagsisikap na gumawa ng masama kay Randall. Sa pag-iisip nito, sinabi niya sa isang gulat, napakalakas ng may-ari sa likod ng Wang Fu Hotel, mas mabuting huwag mong pakialaman ang kung hindi. Walang pakundangan na pinutol siya ni Hattori Kazuo at sinabi sa malamig na boses.
Kung gusto mo pang mabuhay ang pamilya mo, huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan, sabihin mo lang sa akin kung magagawa mo ang hinihiling ko. Sinabi ni Leroy na may umiiyak na boses, kung may gagawin kang masama. Ihahatid na kita, hindi na nila ako pakakawalan. Umiti si Hattori Kazuo at sinabing, kung gayon, maaari mong isakripisyo ang iyong sarili para sa kaligtasan ng iyong pamilya. Retorikong tanong ni Leroy sa kanya, kahit na ginawa ko ang sinabi mo, anong garantiya ang mayroon ka na pakakawalan mo ang pamilya ko? Tumawa si Hattori Kazuo, sa bagay na ito, maaari mo lamang piliin na magtiwala sa akin. Kabanata 4246. Wala akong maibibigay na garantiya sa iyo maliban sa isang pangako. Dahil doon, binaling ni Hattori Kazuo ang kanyang mga salita at sinabi sa isang mahigpit na boses. Sa simula, kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, tiyak na mamamatay ang iyong pamilya. Pagkatapos, ang ekspresyon ni Hattori Kazuo ay agad na lumuwag at sinabing seryoso. Leroy, hindi rin ako isang uri ng psychopathic na mamamatay tao. Gusto ko lang tapusin ang misyon ko at umalis ng Estados Unidos ng ligtas dala ang pera, kaya hindi ko na kailangang patayin ang pamilya mo. Maingat na sinabi ni Leroy, sino ang nakakaalam kung papatayin mo ang mga tao pagkatapos gawin ang gawa? Sa karamihan ng mga kaso ng kidnapping, papatayin ng mga kidnapper ang mga hostage para maiwasan ang exposure. Puksain. Tumawa ng masama si Hattori Kazuo at sinabing, gamitin mo ang utak mo Leroy, nakita kita sa tunay kong mukha ngayon. At lilito din ako sa aking tunay na mukha sa banquet hall sa gabi ng 11:00. Nakukunan din ng lahat ng surveillance camera sa banquet hall. Dahil tiyak na malantad ako, bakit kailangan kong gumawa ng anumang pagpatay upang patahimikin ang mga hostage? Hindi ba iyon panlilin lang sa sarili? Nang marinig ito, naniwala din si Leroy sa mga salita ni Hattori Kazuo sa kanyang puso. Ayon sa kanyang nakasanayang pag-unawa sa mga kriminal, ang dahilan ng pagpatay at pagpapatahimik ay upang maiwasan ang pagkakalantad. At ang mga salita ni Hattori Kazuo ay may kabuluhan dahil malantad ang kanyang sarili. Ang pagpatay at pananahimik ay parang pagtatakik sa kanyang mga tainga at pagnanakaw ng kampana. Sa pag-iisip nito, tumingin siya kay Kazuo Hattori at sinabing walang anuman. Sige, pangako ko sa'yo, siguraduhin mong hindi mo sasaktan ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala, bahagyang ngumiti si Hattori Kazuo at seryosong sinabi. Sa gabi ng 11:00, papakainin ng aking mga tao ang iyong pamilya. Pagkatapos ay itago ang lalagyan sa isang ganap na ligtas na lugar, at pagkatapos kong umalis sa Estados Unidos. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon ng lalagyan, at mail iligtas mo sila sa gabing iyon. Sa pagsasalita tungkol dito, nag-isip si Hattori Kazuo. Leroy, pagkaalis natin, baka hanapin ka ng pulis para imbestigahan. At kahit ilista ka bilang sospek, hindi mo kailangang matakot, sabihin mo lang ang totoo. Maaari mo ring direktang sabihin sa pulisya ang lokasyon ng lalagyan. Hayaan mong tulungan ka ng pulis na iligtas ang pamilya mo, para maniwala din sila sa sasabihin mo. Naniniwala ako na kahit na pananagutan ka nila, hindi ito masyadong mabigat. Karamihan, makukulong ka sa loob ng ilang taon, ngunit ang iyong pamilya ay makakaligtas ng ligtas. Nang marinig ito ni Leroy, mas nakaramdam siya ng pasasalamat kay Hattori Kazuo. Dahil hindi niya inaasahan na ang mga kidnappers na ito ay isa sa alang-alang sila ng masinsinan. Mukhang may kabaitan talaga. Ang mga salita din ng pag-atake ni Hattori Kazuo ang ganap na nagpawi sa mga pagdududa ni Leroy. Kaya, tumingin siya kay Hattori Kazuo at sinabing, sa gabi ng 11:00, dadalhin ka sa banquet hall bilang waiter, iyon lang ang kailangan kong gawin, di ba? Natawa si Hattori Kazuo at sinabing, hindi lang ako, kundi 8 tao, basta ilalagay mo kaming 8, tapos na ang iyong gawain. Sa pagkakaalam ko, ang iyong charity dinner sa 11:00 gabi ay magiging napakalaki. Hindi bababa sa 200-300 bisita ang naruroon, at ang hapunan ay may mataas na mga detalye. Kaya kailangan ng mas maraming manpower, at maaari mong sabihin sa iba na kami ay mula sa ibang mga departamento. O sabihin na kaming 8 ay pansamantalang katulong mula sa ibang departamento o mula sa ibang sangay ng hotel. At ang iba ay tiyak na hindi maghahinala.
Marahang tumango si Leroy. Upang mapakinabangan ang mga kita, ang hotel ay talagang hindi nilagyan ng isang sapat na kawani, kadalasang pansamantalang pangangailangan, pansamantalang mga palatandaan. At ang mga pansamantalang palatandaan ay napakadali din sa libreng labor market ng New York. Mayroong malaking bilang ng mga pansamantalang manggagawa na nagsisinungaling sa isang araw ng tatlong araw. Hanggat wala silang pera na makakain, maglalaro sila upang kumita ng ilang gastusin sa pamumuhay. Hanggat ang oras-oras na rate na $15 ay binabayaran, anuman ang trabaho, ang kabilang partido ay nagmamadaling mag-apply. Ang grupong ito ng mga tao ay napaka-mobile, ngayon sa hotel bilang isang waiter. Ang susunod na araw pagkatapos bukas ay maaaring nasa brush plate ng restaurant. At pagkatapos ay dalawang araw ay maaaring pumunta sa isang construction site bilang isang porter. Kaya, kapag inayos mo ang pagpasok ng walong pansamantalang manggagawa, tiyak na hindi ito magbubunga ng hinala. Sa pag-iisip nito, nagngangalit siya at sinabi kay Kazuo Hattori, "Sige, pangako ko sa'yo, talagang ilalagay ko kayo pagdating ng panahon." Kabanata 4247. Hindi nagtagal, dumating ang oras sa 11:00. Nakatago sa ilalim ng abalang pagmamadali sa umaga ng New York ay isang undercurrent na lumalakas sa napakabilis na bilis. Mahigit 1,000 tao mula sa cataclysmic front ang nakarating na sa New York. Nagtatago sa lahat ng sulok ng lungsod. At sina Jesse at Randall, naiinip ding naghihintay. Kinaumagahan, tinawag ni Randall si Jesse sa kanyang pag-aaral at tuwang-tuwa at kinakabahang sinabi, "Jesse, sa mga araw na ito ang mga headline ng media ay halos tungkol kay Sarah. Kung mawawala siya ngayong gabi, tinatantya na ito ay agad na mag-trigger ng isang pandaigdigang sensasyon. Sigurado ka ba na ang bagay na ito ay hindi paghihinalaan sa iyo at sa akin?" Kumpiyansa na tumango si Jesse at ngumiti, "Young Master Fay, inalagaan na ng Iga Ninja side si Leroy. Ngayon ay papasok sila sa ballroom ng hotel bilang pansamantalang waiter sa ilalim ng kanyang kaayusan. Bukod dito, gagamitin ni Leroy ang kanilang kakulangan sa karanasan bilang dahilan upang manatili sila sa likod upang tumulong. At pagkatapos ay paalisin ang iba mula sa paligid ng silid pahingahan ni Sarah. Ang lahat ng mga tool na kailangan nila ay dinala sa loob ng ballroom. Kagabi sa tulong ni Leroy, ngayong gabi bandang alas 7:20. Ang mga ninja ay makakagalaw, habang si Sarah ay nasa lounge na naghihintay na lumabas sa alas 7:40. Pagkatapos manalo, agad silang aalis sa likod ng pinto. Maghintay hanggang 7:40, kapag pumunta ang iyong katulong upang hilingin kay Sarah na sumakay sa entablado. Matatagpuan na, maliban kay Sarah, lahat ng iba ay patay na. Sa oras na iyon, natural na magiging napakagulo ng eksena. Ang kailangan mo lang gawin ay tumawag ka agad ng pulis at ipaubaya ang iba sa pulis." Dito, sinabi ni Jesse, pagkatapos dumating ng pulis, si Leroy ang unang sospek. Kung tungkol sa mga ninja, lahat sila ay gumamit ng disguise, hindi sila mahanap ng pulis. At pagkatapos na mailibing sila sa karagatang Atlantiko, ang bagay ay ganap na sira na mga pahiwatig. Walang makakaalam sa kinaroroonan ni Sarah, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito na nagsasangkot sa iyo. Mabuti, ang mga salita ni Jesse, hayaan ni Randall ang kanyang puso, sabi niya nang nakangiti. "Ngayong gabi, ilalagay ko si Sarah sa ilalim ng aking asawa para sa kasiyahan." Sabi ni Jesse, "Young Master Fay, baka gusto mong maghintay ng matyaga saglit. Tonight is certainly the windiest time, you would better make a show." Magpatakbo ng higit pang mga departamento ng pulisya upang masubaybayan ang pag-usad ng kaso. Mag-apela sa mga Chinese sa New York na gumawa ng mga pagsisikap ng grupo, at pagkatapos ay maglabas ng isang mabigat na gantimpala para sa mga kapaki-pakinabang na pahiwatig at iba pa. Unang mag-iwan ng magandang impresyon sa publiko, pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito ang sisihin ay si Leroy. Isinasaalang-alang din ang mga tao ng pamilya Fay sa pagkakataong ito. Ang bagay ay magdadala ng kaunting negatibong epekto sa pamilya. Kailangan mong humanap ng paraan para makabawi sa bahaging ito ng negatibong epekto. Tumango si Randall bilang pagsang-ayon at sinabing, "Gawin mo lang ang sinasabi mo.
Pagkatapos sabihin iyon, muling nagtanong si Randall, "Jesse, ano ang personal mong pagsasaayos ngayong gabi?" Sabi ni Jesse, "Young Master Faye, maghihintay ako sa pier ngayong gabi." Ang pier ay naghanda ng dalawang bangka, isa para ipadala ang mga ninja na iyon upang makita ang dakilang Amaterasu. At isa na magpadala kay Sara sa aking isla, pagkatapos ay tatapusin ko ang pagdaong kasama ang mga ninja na iyon, at pagkatapos ay sasamahan si Sara sa isla. Mabuti, sabi ni Randall na may masamang mukha. Pagkatapos ay hintayin mo ako sa isla, bukas ay sumugod ako doon pagkatapos kong gawin ang bagay na nasa kamay. Kuwit-kuwit. Samantala, 300 kilometro ang layo sa Providence. Sina Charlie at Claire ay sabay na kumakain ng almusal sa silid ng hotel. Alam ni Claire na pupunta si Charlie ngayon sa New York. Kaya nag-aalala siyang nagtanong, "Honey, kailan ka aalis papuntang New York?" Tiningnan ni Charlie ang oras at sinabing casual, "Aalis ako bandang alas 11. Tumango si Claire at sinabing, "Kung gayon, bigyang pansin mo ang kaligtasan sa daan. Dahil wala ka rito, kakain ako sa restaurant ng paaralan sa tanghali. Maging abala ka sa iyong trabaho, huwag kang mag-alala tungkol sa akin." "Sige." Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, "Sigurado akong hindi na ako makakabalik para sa hapunan. Kaya bumalik ka sa hotel pagkatapos ng klase at tumawag sa catering department para umorder ng pagkain. Hindi ligtas sa labas." Tumango si Claire at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Babalik ako kaagad sa hotel pagkatapos ng klase mamayang hapon at dito ako mananatili." Hindi nag-alala si Charlie sa personal na kaligtasan ni Claire. Pagkatapos ng lahat, naglagay si Joseph ng ilang babaeng sundalo ng cataclysmic front sa hotel para lihim na protektahan siya. Sa paligid ng mga taong ito, maaari rin siyang maglakbay sa New York nang walang pag-aalala. Kabanata 4248. Pagkatapos ng almusal, naglinis si Claire, nagpaalam kay Charlie, at saka pumasok sa paaralan. Hindi nagtagal pagkaalis ni Claire, dumating ang tawag ni Sara sa telepono at hindi na siya makapaghintay na magtanong. "Charlie, kailan ka aalis? Handa ang elevator na sunduin ka sa hotel anumang oras." Tiningnan ni Charlie ang oras, pasado alas 9 pa lang, kaya sabi niya. "Hindi mo kailangang magmadali, kung may gagawin ka. Pwede ka muna mag-abala, kaya kung maghintay hanggang tanghali at pagkatapos ay pumunta doon." Sabi ni Sara, "Hindi naman ako nagmamadali, hinihintay kitang pumunta at sumabay sa akin ng tanghalian, nakapag-book na ako ng restaurant." Nagulat si Charlie at nagtanong, "Sara, hindi ba kailangan mong magtrabaho sa araw?" Nakangiting sabi ni Sara, "Nalaya ko na ang lahat ng oras ko ngayon. Kaya kakain ako sa iyo sa tanghali at mamasyal kasama mo sa hapon, nakabook na ako ng restaurant." Pagkasabi niyan, mariing sinabi ni Sara, "Mag-impake ka na. Ipaparating ko ang helicopter sa roof tarmac ng iyong hotel sa loob ng 10 minuto. Kailangang sumang-ayon si Charlie at sinabing, "Sige, magpapalit ako ng damit." Pagkaraan ng 10 minuto, isang medium-sized na helicopter mula sa isang kumpanya ng bintilasyon ang lumapag sa tarmac sa bubong ng hotel. Pagkasakay ni Charlie, mabilis na lumipad ang copter at lumipad patungong New York. Mula Providence hanggang New York, ang tuwid na linyang distansya ay 230 kilometro lamang. At ang helicopter ay tumagal lamang ng isang oras upang lumipad patungo sa New York City. Pagkatapos, lumapag ang helicopter sa isang maliit na helicopter navigational site malapit sa Chinatown ng New York. At pagkalapag pa lang ng eroplano, lumapit ang isang babae na may itim na salaming pang-araw at sinabi kay Charlie. "Nakabababa lang ng eroplano, Mr. Wade, hinihintay ka ni Sara sa hotel, please follow me." Nakita ni Charlie na ang dumating para sunduin siya ay ang assistant ni Sara na si Tasha. Kaya tumango siya at sinabing, "Ang hirap mo, Tasha." Bulong ni Tasha, "Mister, hindi kailangang maging magalang si Wade." Sinasabing dinala niya si Charlie sa isang Cadillac sedan na nakaparada sa tabi ng helicopter. Nagkusa siyang buksan ang pinto sa likuran para sa kanya at nagsalita, "Mister Wade, pumasok ka na." "Salamat." Yumuko si Charlie at umupo sa kotse, at saka umupo si Tasha sa passenger seat. Ang upuan ng driver ay inookupahan ng isang puting lalaki.
Sa isang malakas, walang ekspresyon na katawan at itim na tactical na salaming pang-araw pati na rin ang isang monaural intercom headset. Na sa unang tingin ay ang estilo ng isang profesional na bodyguard. Pagkasakay sa kotse, sinabi ni Tasha sa driver, "Ready to go." Tumango ang driver at agad na nagmaneho patungong Chinatown, 1 kilometro ang layo. Sa oras na ito, ang Chinatown ng New York ay napakasigla. Sa mga tindahan sa magkabilang gilid ng kalsada na mabilis na nagnenegosyo at maraming pedestrian na pumapasok at nagpupunta sa mga lansangan. Huminto ang Cadillac sa harap ng hindi kapansin-pansing Cantonese-style roast goose store. At sinabi ni Tasha kay Charlie, "Mr. Wade, hinihintay ka ni Sarah sa loob. Pero dahil sa status niya, hindi siya makakalabas para sunduin ka ng personal." Tumango si Charlie, at pagkatapos itulak ang pinto at lumabas ng sasakyan. Sinuri niya ang tindahan ng roast goose at nakita niyang may nakabitinding karatula sa entrance. Nagtataka si Charlie, nagtataka kung paano si Sarah, isang tubong China. Hihilingin sa kanya na pumunta sa isang Cantonese-style roast goose restaurant para sa tanghalian. Nang itulak niya ang pinto ng restaurant na ito, tingnan ang unang palapag na lugar ay higit sa 20 metro kwadrado. Kung saan 4 na upuan lamang ng card at kalahati ng lugar ang nakabilog sa likod na kusina. Glass room, kahit saan nakasabit ang inihaw na gansa at squab na uri ng mga sangkap. At sa buong unang palapag, isang binata lamang na nakasuot ng puting damit ang nagsisipilyo ng telepono. Nang makitang pumasok si Charlie, hindi niya namamalayan na sinabi, "Paumanhin, hindi ako nagnenegosyo ngayon." Matapos ang mga salita, itinulak din ni Tasha ang pinto at nagsalita, "Siya ang bisitang gustong imbitahan ni Miss Gu." Ang binata pagkatapos ay nagmamadaling tumayo at sinabing magalang. Kaya ito ang pinarangalan na panauhin ni Miss Gu, mangyaring umakyat sa 2nd palapag. Matagal nang naghihintay si Miss Gu sa 2nd palapag. Nagpasalamat si Charlie, pagkatapos ay umakyat sa hagdan patungo sa 2nd palapag, at mas lalong lumalim ang pagdududa sa kanyang puso. Pagdating niya sa 2nd floor, sa harap ng square table sa gitna, nakaupo si Sarah na nakaharap sa hagdan. Nang makitang paparating si Charlie, tuwang-tuwa siyang kumaway sa kanya, "Charlie." Sa oras na ito, may isa pang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may kulay abong buhok, nakaupo sa tapat ni Sarah, at nakatalikod kay Charlie. Nang makitang bum abati si Sarah sa likuran niya, dali-dali siyang tumayo at tumalikod. Sa sandaling makita niya si Charlie, ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay natigilan. At pagkatapos lamang ng ilang segundo ay bigla siyang lumuhad sa isang tuhod. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo, at tuwang-tuwa at magalang na sumigaw, "Young Master Wade." Kabanata 4249. Natigilan si Charlie sa kinikilos ng nasa harapan niya. Agad niya itong inabot upang hawakan siya sa pwesto at hindi malay na nagtanong, "Maaari ko bang tanungin kung sino ka?" Agad na sinabi ng nasa katanghali ang gulang na magalang, "Young Master Wade, ang pangalan ko ay Hogan Chen, dapat sana ay naging malungkot na multo. Ngunit maswerte akong nailigtas ni Young Master Changing, kaya nakaligtas ako hanggang ngayon." Nang marinig na si Hogan ay matandang kakilala ng kanyang ama, magalang na hinawakan ni Charlie ang kanyang kamao at yumuko. "Hello, Uncle Chen, ako si Charlie Wade." Si Hogan ay hindi pangkaraniwang nasa sabik, na may pulang mata ay nagsabi. Alam ko, bumabalik sa unang pagkakataon na nakita kita. Alam kong ikaw si Young Master Chen, noong una akala ko naghahallucinate ako. Ngunit sa sandaling naisip ko na sinabi sa akin ni Miss Gu na mayroong isang misteryosong bisita. Napagpasyahan ko kaagad na ikaw si Young Master Wade. Sabi ni Sarah na may ngiti sa gilid. "Charlie, hindi ko sinabi kay Uncle na pupunta ka. Hindi ko man lang sinabi kay Uncle na nahanap ka na namin, gusto ko siyang bigyan ng surprise. Pero hindi ko ine-expect na sobrang bait niya, nahulaan niya agad ang identity mo." Nagmamadaling sinabi ni Hogan, "Miss Gu, hindi naman sa sobrang bait ko. Si Young Master lang at noong bata pa si Young Master Changing, magkamukha talaga sila." Hindi napigilan ni Charlie na magtanong, "Tito Chen, kayo ng tatay ko, paano kayo nagkakilala?" Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Hogan at seryosong sinabi,
Noon, dahil sa kawalang ingat ko sa kabataan, nakipagtalo ako sa maling tao. Ang kabilang panig ay naglabas ng utos ng pagtugis upang patayin ako. Ang buong Hong Kong Islands Cooks ay lumabas sa puwersa para lang hanapin ako at tadteren ako hanggang mamatay. Sa pagsasalita tungkol dito, nagpatuloy si Hogan na may pulang mata. Nagpadala ang Young Master na si Chiang Ying ng mga tao magdamag para iligtas ako mula sa Hong Kong Island. At personal na pumunta sa Hong Kong Island para makipag-ayos sa kuya na iyon, magbayad ng malaking halaga, para maibalik ang buhay ko. Nagulat na sabi ni Charlie, Tito Chen, kaya kayo ng tatay ko ay matandang magkaibigan. Mabilis na sinabi ni Sarah, Charlie, sinabi ng tatay ko na si Tio ay isang respetadong sikat na iskolar sa loob at labas ng bansa. Maraming beses pumunta si Uncle Wade sa Hong Kong Island para hilingin kay Uncle Chen na lumabas ng bundok. Sino ang maihahambing sa sinumang mahusay na iskolar? Mahinhi na sinabi ni Hogan, masyadong magalang si Miss Gu, hindi ako maituturing na isang sikat na iskolar. Ngunit maswerte lang ako na pinapahalagahan ako ni Young Master Chiang Ying. Tulad ng sinabi niya, bamaantong hininga siya at bamaantong hininga. Noon, gusto kong bumalik sa kanayunan at bitawan ang aking kabayo. Ngunit maswerte ako na pinahahalagahan ako ni Young Master Chiang Ying. Kaya nagpa siya akong sundan siya at bumuo ng isang karera. Ngunit hindi ko naisip na kapag natapos ko ang aking mga personal na gawain at malapit na akong pumunta sa East Cliff. Upang bumalik sa Young Master Chiang Ying, bigla niyang iniwan ang pamilya Wade at iniwan ang East Cliff kasama ang kanyang asawa, ang kanyang kinaroroonan. Narinig ni Charlie dito, hindi napigilan ng kanyang puso na manikip. Sa oras na pinag-uusapan ito ni Hogan, siya mismo ay dapat na 8 taong gulang lamang. Kaya, nagmamadali siyang nagtanong, Tito Chen, ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang, alam mo ba ang nakatagong kwento? Umiling si Hogan at humihingi ng tawad. Pasensya na kay Young Master Wade, mamaya ko lang narinig ang tungkol sa pagpatay kay Young Master Chiang Ying. At sa oras na iyon, pinutol na niya ang pakikipag-ugnayan sa akin. At ang huling beses na nakipag-ugnayan siya sa akin ay bago siya handa na umalis sa pamilya Wade. Si Charlie ay abala sa pagtatanong, noong oras na iyon, may sinabi ba ang aking ama sa iyo? Sinabi ni Hogan, bumalik kay Young Master Wade, kausap ako ni Young Master Chiang Ying sa telepono noong mga oras na iyon. Sinabi niya na aalis siya sa pamilya Wade, ngunit umaasa pa rin ako na mapaglilingkuran ko ang pamilya Wade. At hiniling din sa akin na contacten si Leon, ang dakilang tagapangasiwa ng pamilya Wade noong panahong iyon, ngunit hindi ako pumayag. Sa pagsasabing medyo nahihiya si Hogan na magpaliwanag, hindi ako nagtatago sa iyo Wade Young Master. Noon, hindi ko nais na masangkot sa mga gawain ng Underworld, kung hindi dahil sa karisma ng Young Master na si Chiang Ying na kumukumbinsi sa akin, hindi ko pipiliing lumabas muli. Kaya, naramdaman ko na kung maglilingkod ako kay Young Master Chiang Ying, hindi ako magdadalawang isip na mamatay. Ngunit kung hindi para pagsilbihan siya, hindi ko nais na gawing mahirap ang mga bagay para sa aking sarili. Kaya, ipinangako ko kay Young Master Chiang Ying iyon nang magpas siya siyang bumalik sa pamilya Wade. O mag-set up ng sarili niyang negosyo, isang tawag lang sa telepono, nasaan man ako. Ang ginagawa ko, hanggat kailangan niya pa ako, hanggat may hininga pa ako. Gagapang lang ako, pupuntahan ko rin siya para ipagpatuloy ang mga order. Sa oras na iyon, iginagalang din ng Young Master ang aking pinili, ngunit hindi ko inaasahan. Di nagtagal, upang marinig ang balita na siya ay pinatay. Kabanata 4250. Sa pagsasalita ng mga bagay mula sa nakaraan, ang mga mata ni Hogan ay napuno ng luha. Hindi niya maiwasang mabulunan ang kanyang pulso at sinabing, talagang hindi ko inaasahan na ang Young Master na si Chiang Ying ay mamamatay ng bata. Ito ay masyadong masama. Hindi rin napigilan ni Charlie na mapabuntong hininga, nang mamatay ang kanyang ama. Nasa 30s pa lang siya, nasa prime of life, sayang talaga to the extreme. Habang nakakaramdam ng emosyon, hindi napigilan ni Charlie na magtanong, Tito Chen, paano ka nakarating sa New York pagkatapos? Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Hogan at sinabing, pagkatapos ng pagkamatay ni Young Master Chiang Ying. Tahimik akong pumunta sa Oras Hill para magluksa, nang balak kong bumalik sa Hong Kong Island.
Nabalitaan din ng kuya na gustong pumatay sa akin ang tungkol sa aksidenteng pagkamatay ni Young Master Chang Ying. Kaya agad silang naglabas ng isa pang pursuit order. Nakita ko na hindi ako makakabalik sa Hong Kong Island. Kaya kailangan kong magpuslit mula sa mainland patungo sa Estados Unidos at manatili dito hanggang ngayon. Ang pagsasabi na hindi mapigilan ni Hogan na magtanong. Wade Young Master, saan ka nagpunta nitong mga taon? Ginoo. Gu para mahanap ka, nagpunta siya halos sa buong mundo, sa Estados Unidos lang siya nakapunta ng ilang beses. Tinulungan ko rin siyang magkasama sa United States para mahanap ka ng ilang beses pero nauwi sa wala. Sabi ni Sarah sa gilid, Charlie, pumunta rin kami ng tatay ko sa New York para hanapin ka noon. Noon ay si Uncle ang tumanggap sa atin, dito mismo sa hotel na ito. Sinabi na tumingin siya kay Hogan at nakangiting sinabi. Tito Chen, naaalala ko nung una akong dumating sa iyong lugar kasama ang aking ama. 8 taong gulang pa lang ako, ang huling pagdating ko ay 20 taong gulang. Ngayon ako ay 26 na, at ang iyong lugar ay hindi pa rin nagbabago. Napangiti si Hogan at sinabing, ako ay isang uri ng tao, mahirap para sa akin na magbago pagkatapos masanay sa isang bagay. Sa katunayan, para sabihin, tamad na tamad ako. Tumingin si Sarah kay Charlie at ipinaliwanag, Charlie, noong nakaraan, nang pumunta ako sa Amerika kasama ang aking ama para hanapin ka. Ang lugar ni Uncle Chen ang unang hinto, oo, ang inihaw na gansa ni Uncle Chen, ang sarap lalo na. Walang pakialam si Hogan sa kahinhinan at hindi maiwasang magtanong. Miss Gu, paano mo nahanap si Young Master Wade? Saan mo siya nahanap? Ibinuko ni Charlie ang kanyang bibig at sinabing, Tito Chen, sa katunayan, nasa Oras Hill ako noon pa man. Natigilan si Hogan habang nakikinig at napabulalas. Paano kaya yon? Sa simula, tila maraming tao. Kabilang si Mr. Gu, pumunta sa Oras Hill para hanapin ka, ngunit lahat ay dumating na walang dala. Nang marinig ang tanong na ito, ikinwento ni Charlie ang tungkol sa paglalagay sa kanya ni Leon sa orphanage. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Hogan na mapabuntong hininga. Kay Leon, nakatagpo ako ng ilang beses, sa oras na iyon, naisip ko na ang taong ito ay magaspang. Matuwid, ngunit hindi ko inaasahan na ang kanyang diskarte ay napakalakas. Itong kamay ng itim sa ilalim ng lampara, ang kanyang paglalaro ay talagang nasa antas. Nakangiting sabi ni Sarah, Tito Chen, pwede ba tayong mag-usap habang kumakain, gutom na ako. Nagmamadaling sinabi ni Hogan, fine, fine, sisihin mo ako, Miss Gu, Young Master Wade. Maupo muna kayong dalawa, pupunta ako sa kusina sa likod para maghanda ng pagkain. Sinabi niya na tumingin siya kay Charlie at nahiyang sinabi, Young Master Wade, ang aking maliit na tindahan ay hindi masyadong mahusay sa pagluluto. Maghahain lang ako ng ilan para masubukan mo, kaya hindi ko naaayusin na mag-order ka ng pagkain. Magalang na sinabi ni Charlie, salamat, Tio Chen, salamat sa iyong pagsusumikap. Dapat, umupo muna kayong dalawa, punta ako dyan. Sinabi yun ni Hogan, tumalikod, at mabilis na tumakbo pababa. Tumingin si Sarah kay Charlie na may ngiti sa labi at tinanong siya sa mahinang boses, Charlie, hindi ka ba medyo nalilito? Bahagyang ngumiti si Charlie at tumango, medyo, akala ko tinawag mo lang ako para kumain, wala talaga akong reaksyon. Mahiwagang ngumiti si Sarah, pagkatapos ay kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Ibinigay ito kay Charlie at sinabing, Charlie, ipinaliwanag sa akin ng tatay ko noon, kapag dumating ka, hayaan mong makinig ka rito. Bahagyang nagulat si Charlie, at nang tumangala siya. Nakita niyang nasa screen ng telepono ang WeChat dialog box ni Sarah kasama ang kanyang ama. Sa ibaba, may voice message, kinuha ni Charlie ang telepono at gustong i-click ang play button. Mabilis na ipinaalala ni Sarah, Charlie, makinig gamit ang earpiece mode. Tumango si Charlie, nag-click ng play, at agad na inilagay ang telepono sa kanyang tainga. Sa loob ng earpiece, dumating ang tinig ni Philip at sinabi niya ng tame time. Anak ni Chen, sinabi sa akin ng tatay mo na ang mananalo sa Hogan ay mananalo sa mundo. Isang haligi ng talento, talagang hindi mo kayang bitawan. Kahit ano paman, kailangan mong hikayatin siyang lumabas sa bundok at tulungan ka.